isang binata ang trabaho'y protektahan ng isang alkalde. Pero paano niya gagawin yun kung ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso ay ang mismong salarin sa pagtatangka sa buhay ng alkalde? Ito si Dennis. Ang trabaho ni Dennis ay bigyan ng proteksyon si Mayor Cervantes sa nagtatangka sa buhay nito at hanapin kung sinong salarin. Ngayon ay kilala na niya kung sino. Pati na ang motibo nito ay alam na ng binata. Pero hindi niya alam ang gagawin. Ang dahilan, hindi niya kayang saktan ang babaeng sa unang pagtatama pa lang ng mga mata nila, ay tila nagpabilis na sa tibok ng kanyang puso. Nagpabilis na rin sa daloy ng kanyang dugo. At sa huli, siya pa ang naging kanlungan nito sa mga tauhan ng mayor. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang love story muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang The Protector. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Masaya ang nagaganap na kasalan sa kapilya ng Barrio Eusebio. Ang lahat ng taong sumaksi sa kaganapang yun ay pawang nakangiti nang lumabas ng kapilya at nagsakayan sa mga dala nilang sasakyan. Nakaramihan ay mga karawahe na hinihila ng matitikas na kabayo. Ang motif kasi ng kasal ay Spanish era, kaya pati damit ng mga ikinasal at mga abay, maging ang mga bisita, pang Maria Clara, at sa mga kalalakihan naman ay barong Tagalog. Mula sa kapilya ay maglalakbay ang mga ikinasal sakay ng karawaheng hinihila ng tatlong matitikas na kabayo, kasunod ng iba pang karawahe at ibang sasakyan patungo sa Villa Consuelo, kung saan gaganapin sa maluwang na solar ang marangyang hangdaan at masaganang kainan, 10 baka at 20 baboy, mahigit 100 manok at tiklis-tiklis na pagkaing dagat ang inihanda. Sapat na yun para pakainin ang halos buong baryo ng Eusebio. At ang mga kinasal? Ikinasal palang muli dahil yun ang 25th taong anibersaryo ng una nilang pagharap sa Dambana. Sina Senyora Consuelo at Senyor Ricafort Francisco na siyang may-ari ng Villa Eusebio na nakatirik sa napakaluwang na looban. Bukod pa roon, halos kalahati ng lupain sa Barrio Eusebio ay sa kanila. Malawak na sakahan at taniman ng palay, maisa na tubuhan, taniman ng libo-libong puno ng mangga at iba pang kabuhayan na pinagkakakitaan din ng halos lahat ng tagaroon sa baryo. At lahat ng yun ay biyayang itinuturing ng mga tagaroon dahil ang naturang mag-asawa ay may gininto ang puso para sa mahihirap na kababaryo. Madaling lapitan at patas kung makipaghatian sa mga magsasaka sa bukirin ng mga ito. Kaya naman ngayon ang lahat ay nakikisaya sa kanilang anibersaryo at muling pagpapakasal. Isang ideal na samahan, isang ulirang pamilya, isang huwaran. Yun ang tingin sa kanila ng mga taga-baryo Eusebio. At ang kanilang anak na si Joanna. Mabait, mahinhin, magalang. May puso ring maawain at higit sa lahat, napakaganda na animo anghel na nanaog sa lupa at sa gulang na 15 ay neneng-nene pa rin tingnan. Siya lang ang nag-iisang anak na mag-asawa at bago siya ibinigay ng nasa itaas sa kanila, ay lumipas pa ang 10 taon na kanilang pagsasama. Dumating na nga sa point na parang nawawala na ng pag-asa ang mag-asawa na magkaanak pa. Pero pagkaraan ng may 10 taong pagsasama, sa wakas ay biniyayaan na sila ng isang anak, at yun ay si Joanna. At ngayon siya ang pangunahing abay sa muling pagpapakasal ng mga magulang. Napakaswerte na ni Joanna, no? Bukod sa mababait na ang kanyang mga magulang, mamanahin pa niya ang napakalaking kayamanan at halos kalahati ng mga lupain dito sa Barrio Eusebio. Komento na isang ginang na bisita sa kasalang yun, habang nakatingin sa mag-anak na nagpipicture-taking kasama ang mga bisita sa bawat mesa.
Nako, sinabi mo pa. Kung may anak nga akong binata, paliligawan ko yung si Joanna. Wika naman ng isa pang babae. At marami pang komento ang sinabi ng ilang bisita sa mga kaumpok na kanika nilang mesa. Habang ang mag-anak ay napakasaya sa araw na yon. At baka sa mukha ang hindi matatawarang kaligayahan. O anak, baka ang mga kaklase mo ay hindi mo na naiestima. Wika ni Rica Fort sa dalagita. Ay, okay lang po sila, Papa. Nagkakasayahan po sila sa likod at nagpipicture taking din. Basta dito muna po ako sa inyo ni Mama para may kuha ko sa bawat mesa ng mga bisita. Nakangiting wika ni Joanna, saka yumakapa sa baywang ng ama. Asus, naglalambing na naman ang baby namin. Natatawang inakbayan ni Consuelo ang dalagita at inakay pa sa ibang mesang naroroon at nagpakuha kasama ang mga bisita. Oh, doon naman tayo kina Mrs. Galvez magpakuha. Magtatampo ang mag-asawang yun kapag hindi nakuna ng picture. Yaya ni Rica Fort sa kanya mag-ina at inakay pa ito patungo sa mesang nasa dulo. Mrs. Galvez! Tawag no Consuelo sa ginang na donyang-donyang dating. Oh, she's coming! Umayos na kayo at nang makasama natin silang mag-anak sa picture. Wika ni Mrs. Galvez sa mga kasama sa mesang yun. Nang makakapit na nga mag-anak na Francisco sa mesa ng mga ito, ay nakipagbeso-beso muna sila sa mga naroroon, saka nag-post na para sa picture taking at video coverage. O smile! Wika ng photographer. Ngumiti ang lahat pagkuway nag-flash ang kamera. Kasunod nun ay malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa bahaging yun ng maluwang na kalooban. Nagkagulo ang mga tao, kanya-kanyang takbuhan, hindi malaman kung saan susuling. Mama! Papa! Pilit na nagtaas ng mukha si Joanna. Duguan ang kanyang noo at iba pang bahagi ng katawan. Nakita niya ang katawan ng ama't ina, magkayakap na nakahandusay sa lapag. Walang katinag-tinag na ani mo'y wala ng buhay. Papa! Mama! Luha ang nasambit ng dalagita, saka tuluyang nalugmok ang muka sa baldosa dahil nagdilim na ang kanyang paningin. Magulo at maingay sa loob ng disco bar na yon. Halos ay hindi magkarinigan ang nagsisiksik ang mga tao, bagamat enjoy pa rin sa pagsasayaw, paghahalakhakan at pagkikwentuhan ng mga ito. Naiiling na lang si Dennis nang makaalpas na sa makapal na tao at makarating sa bar. 2 shots of brandy please, wika niya sa bartender. Yes sir. Mabilis naman itong kumilos, aral at bihasang nagsali ng alak sa baso. Marahan namang umikot ang paningin ni Dennis sa mga nagsasayaw. May hinahanap na partikular na mukha. May usapan sila ni Marlon, ang kanyang impormante, na magkikita sila roon dahil may ibibigay sa kanyang impormasyon tungkol sa kaso na kasalukuyan niyang hawak. Pero hindi niya nakita ang lalaki. Sa halip ay napadako ang kanyang paningin sa dulo ng bar, kung saan ay may nakaupong isang maganda at magandang katawang babae. Oh boy. Using with a pill, ha? Sa loob-loob niya. Pagkaway humagod ang humahangang tingin ng binata sa makurbang baywang at balakang nito, na lalong na-emphasize ng suot na black hanging blouse at hapit na black leather jeans. Mas nakadagdag pa sa malakas na dating ng babae ang 3-inches leather boots na suot na animo rarampa at magmo-modeling. Naramdaman yata ng babae ang masusing pagtitig dito ni Joanna. Marahan itong inilapag ang kupitang hawak na may laman pang kulay pulang likido at luminga sa gawi niya. Lihim na napakurap si Dennis. Animo slow motion sa kanyang paningin ang bawat kilos ng babae. Ang marahang paghawi sa mahabang buhok. Ang pagkiling ng ulo sa gawi niya at ang tila pagkatigalgal nang magtama ang kanilang mga mata. Simpatikong ngiti ang iniukol dito ng binata. Kahit ang totoo, hindi niya mabigyan ng sagot kung bakit bigla bumilis ang tibok ng kanyang pulso. Eksaktong malaya niyang natitigan ang napakagandang mukha na yun. Hi! Pabulong na namutawi sa mga labi ni Dennis
and is hoping na huwag sana itong magtaray. Nag-alala kasi siya na ma-snub dahil bahagyang tumikwas ang kilay nito nang ngitian niya at tila pa nga nainis. Pero agad ding ngumiti ang babae. Saka bahagyang tumango sa kanya at muling binalingan ang hawak na kopita. Tila naman umalon sa sikmura ni Dennis nang mamasdan ang marahan nitong pagsimsim sa lamang likido ng kopita. Come on baby, huwag ka namang ganyan. Saway niya sa bahaging yun ang katawan na animo may sariling isip na umalma. Parang may nais ipahiwatig sa kanya. Easy ka lang, ha? You're not here for fun. Trabaho muna. Pero hindi yata nakikinig ang bahaging yun ng kaniyang katawan. Patuloy itong nag-uumalma at tila inuudyokan siyang lapitan ang magandang babae na ngayon ay naubos na ang iniinom. Waiter, eto ang bayad ko. Malangyang wika ng babae, sabay lapag ng 100 pisong papel sa ibabaw ng counter at bumaba na sa mataas na stool na kinaupuan. Saka pakimbot itong lumakad patungo sa karamihan ng mga taong nagsasayaw. Wait! Tumaas ang kamay ni Dennis para tawagin ang babae. Boss! Ha! Napalingon si Dennis sa tumawag sa kanya. Boss, kanina ka pa? Pabulong na tanong ni Marlon na hindi naman sa kanya nakatingin. Muli niyang hinagilap ng tingin ang babae. Nawala na ito sa karamihan ng mga taong nagsasayaw. Boss, bakit? Untag ni Marlon sa kanya pero hindi pa rin tumitingin. Wala. Bakit ngayon ka lang? Pabulong niyang tanong dito, bagamat hindi rin dito nakatingin. Habang lihim na lihim ay binalot ng hindi matatawarang panghinayang ang kanyang puso dahil hindi na nakita ang hinahanap. Sorry boss, medyo mainit ako ngayon kinamuldong. Alam ko na naghihinala sina sa DPA ko. Kailangan kong mag-ingat kaya sinisiguro ko na walang nakasunod sa akin. Heto nga pala ang blue book na kailangan mo. Pasimple nitong ipinatong sa ibabaw ng counter ang maliit na animo calling card sa laki, bagamat makapal yun. Nandito na ba mga pangalan ng sangkot sa mga trafficking? Pasimple namang tinakpan yun ang kamay ni Dennis. Kompleto, boss. Good. Bukas, nasa account mo na ang pera. Thank you, boss. Umalis na ito sa stool at lumayo sa counter. Muli namang hinagilap ng tingin ni Dennis ang babae at ganun na lang ang paglukso ng kanyang puso nang mahagip ito ng kanyang mga mata. Mag-isang umiindak sa gitna ng dance floor dahil walang kapartner. Animo walang pakialam sa iba na naroroon habang sinasabayan ang maharot na tugtuging pumapailan lang. Napalunok ang binata. Bawat imbay ng balakang ng babae, bawat galaw ng mga kamay at baywang, at sa tuwing hahagis ang mahaba at unat na unat nitong buhok, na animo sumasayaw din kapag natatamaan ng patay sinding ilaw dahil sa kintab nun, at kapag pumipikit ito at muling didilat ang mga mata na tila ba inaantok, nagdudulot yun kay Dennis ng kakaibang pakiramdam na mahirap pakitunguhan. I want to know her name. Natagpuan ang binatang sarili na humahakbang patungo sa babae. Nakikipagsiksikan sa mga nagsasayaw para malapitan ito. Habang ang kanya mga kamay ay tila hindi na mapuknat sa magandang mukha na yon, na para bang kapag kumurap siya ay mawawala na naman ito sa kanyang paningin. Hi! Naulinigan ni Joanna ang buo at baritonong tinig na yon. Malamlam ang mga matang dumilat siya, bagamat hindi tumitigil sa pagsasayaw. Then, their eyes met. Ang lalaking nakatabi niya kanina sa bar at nag-hi din sa kanya habang nakakintala sa mga labi ang simpatikong ngiti. Simpatikong ngiti na tila nagpahintong saglit sa kanyang puso. Binalaksana ni Joanna na irapan ito kanina. O kaya ay huwag pansinin dahil sa presong dating nito. But she can't resist his charm. Ang ngiti nito ay tila may taglay na pangaakit. Habang ang matiim na titig ay tila siya hinihipnotismo. At siya ay naaakit. Matamis ng ngiti ang sinukli niya rito bago nag-iwas ng tingin. Pero malinaw pa rin ang kanyang isip. Hindi niya gustong lumalim ang tingin ng yon at mauwi pa sa pagpapakilala sa isa't isa. Kaya umalis sa bar at nagkubli sa mga nagsasayaw. Gusto lang naman niyang mag-unwind kaya siya nagtungo sa bar na yon. Palinawin pa ang isip upang makapagplano pang mabuti sa mga susunod na hakbang sa kanyang buhay.
Pero ngayon, heto na naman sa harap niya ang lalaki. Nakikiindak sa kanya, nakangiti, nangaakit. Hi. At minsan pang hindi natiis ni Joanne ang sariling kagustuhan. Is it okay if I dance with you? Pasigaw nitong wika habang nakangiti. What? Pasigaw din niyang tanong dahil sa malakas at lumalagubog na tugtog. Sabi ko, I'm Dennis Gonzaga, and you are? Pasigaw uling wika, sabay lapit ng bibig sa mga punong tainga niya. Pagkuha inilahad pang kamay. Napangiti na lang si Joanna saka tinanggap ang palad nito. I'm Joanna Francisco. Ginagap ni Dennis ang palad ng dalaga sa kamasuyong pinisil. Cheers! Itinaas ni Dennis ang kupitang hawak. Cheers! Nakangiting idinikit din ni Joanna ang kupitan niya sa kupitan nito at sabay nilang tinungga ang laman nun. Matapos ang kanilang pagkikilala, sa disco bar na yon, nagyaya si Dennis na lumipat sila sa isang bar na kokonti lang ang tao at hindi masyadong magulo upang doon iselebra ang kanilang pagkikilala. So, what do you do for living? Casual na tanong ni Joanna matapos ibaba ang kupitang wala ng laman. Well, I'm a businessman pero may iba akong trabaho na medyo complicated at confidential. Oh, it means hindi mo yung masasabi sa isang bago lang nakakilala kagaya ko? Malambing na tanong ni Joanna. Hindi naman sa ganun kaya lang. No, it's okay. Nagbibiro lang ako. Hindi ko naman talaga gustong alamin ang mga sikreto mo sa buhay, ano? Actually, wala rin naman akong balak na sabihin sa iyo ang mga lihim ko. Isa pa, alam ko naman na pagkatapos ng gabing to, baka hindi na rin tayo magkita. Ha? Huwag naman. Ayoko naman maputol agad ang pagkikilala nating to. Talaga? Bakit? Anong bakit? Bakit ayaw mong maputol agad ang pagkikilala nating to? Don't tell me na love at first sight ka na sa akin? Saka binuntutan ni Joanna ng hagik-hik ang sinabi. Napakurap si Dennis, hindi malaman ng binata ang iisipin dahil tila may kung anong kumislot sa kanyang puso sa narinig. Hey! Bakit natahimik ka? Oy, nagbibiro lang ako ha, I don't believe in that. At sa tingin ko, ikaw rin yung tipo ng lalaki na hindi naniniwala sa mga ganong bagay. At sa tingin ko pa, ikaw yung tipo ng lalaki na hindi naniniwala sa commitment, hindi ba? Oh yes, I am. Sa loob-loob ni Dennis. Hindi naman sa ganon. Pero yun ang namutawi sa mga labi ng binata. Kaya lang, come on, don't take it too seriously. You don't have to explain anything. Kasi ano, forget it, okay? Hey, magandang music, baka gusto mo akong sayaw. Nauna pang tumayo si Joanna. Remember, kanina pa ako nagsasayaw sa disco bar ng walang kapartner. Ah, sige. Napatayo na rin si Dennis. Ilang sandali pa. Kabilang na sila sa mga parehang nagsasayaw sa gitna. Modern dance ang sayaw nila. Dahil modern at maharot ang tugtog. Pero biglang napalitan ng sweet ang music. So, shall we? Natatawang wika ni Dennis. Oh, sure. Kumapit si Joanna sa leg ng binata. Ito naman ay humapit ang mga braso sa kanyang baywang. Pagkuway sabay na silang umindak, marahan lang, parang tinatamad. Pero kung titingnan mula sa malayo, para silang iisang katawan lang na gumagalaw. Marahang napapikit si Joanna sa kainihilig ang pisngi sa malapat na dibdib ni Dennis. Gusto niya pabangong gamit ng binata. Lalaking-lalaki ang amoy and yet, suwabe ang dating sa ilong. Gusto rin ni Joanna ang init ng katawan nito. Parang nakadarama siya na kapayapaan. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Dennis ang mapabuntong hininga. Nang mas malayang malanghap ang natural na kabanguhan ni Joanna. Maging ang init ng katawan ng dalaga ay parang nagdudulot sa kanya ng pagkalito. Yung bang pakiramdam na parang ayaw na itong bitiwan at kung maaari lang ay manatili na lang sa lugar na yon. Halos magkayakap na habang marahang umiindak. Natapos ang tugtog, isa pa uling malamyos na musika ang pumailan lang. Hindi pa rin sila umalis sa gitna. At nang muli yung natapos, muli ay isa pa uling madamdaming himig ang kanilang narinig. Nang magbalik sila sa mesa, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay habang magkahinang ang mga mata. Cheers!
Wika ni Dennis matapos salinan ng brandy ang mga kapita nila. Cheers! Pag ni Joanna sa kamuli ay sabay nilang ininom ang laman nun. At nang maubos na ang alak ay muli yung sinalinan ni Dennis. At muli nilang ininom habang magkalapat pa rin ang mga mata nila. Ilang shot pa ang kanilang ginawa sa kamuling nagsayaw sa gitna dahil sweet uli ang tugtog. At sa gitna ng dance floor, walang pakialam sa paligid na dahan-dahan nang naglapit ang mga labi nila na tila ba may humahatak sa kanila na gawin yun. Matagal ang halik, marubdob, mapusok, parang ayaw nang maghiwalay ng mga labi nila. Maya-maya ay kapwa napasinghap na napalayo sila sa isa't isa. Kapwa naghabol ng hangin na tumakas sa kanila mga dibdib. Joanna, sambit ni Dennis nang muling magtama ang mga mata nila. Yes? Let's get out of here. Can you come with me? Sure. Walang gatol na tugol ni Joanna. Pagkuway magkayakap nilang nilisa ng lugar na yon matapos bayaran ang nainom nila. Sa kotse ni Dennis, ilang saglit silang natahimik habang tila nakikiramdam sa isa't isa. Joanna, usal ng binata habang nakatuon sa dashboard ang paningin. Hmm? Hindi rin sumusulyap dito na wika ng dalaga. My place or yours? Tila alanganing tanong ni Dennis. Napalunok si Joanna, pero ayaw na niyang mag-isip ng matino. Makapangyarihan ang damdaming nadarama niya sa mga sandaling yun. Idagdag pa ang alak na kanyang nainom. Your place. Pagkuway tugon ng dalaga. Inistart na ni Dennis ang makina ng sasakyan, saka bumirit na sila sa kalsada palayo sa club na yun. Patungo sa condo unit ng binata. Isa-isang nahuhubad ng mga samplot nila sa katawan. Nalaglag na yon sa carpeted na sahig. Ngunit kapwa walang pakialam, sina Joanna at Dennis. Basta magkalapat pa rin ang mga labi nila habang magkayakap sa gitna ng sala. Hindi pa sila nakakapasok sa silid ng binata. Paano ay agad siyang niyakap nito ay eksaktong nakapasok na sila? Kinuyumos ng halik. At animo manlalakbay na galing sa malayong lugar na uhaw-uhaw sa kaniyang mga labi. Hindi naman tumutol ang dalaga. Buo na ang loob niya sa gustong gawin sa gabing yun. At habang magkayakap, marahan na silang humakbang patungo sa silid na yon. Sinalo ng malambot na kutsyo ng mga katawan nila na malaya na sa anumang saplot. Joanna, I want you. Sabi ni Dennis nang saglit na ilayo ang sarili sa kanya at matamang titigan ang kanyang mukha. Tila tinatamad na nagmulat ng mga matang dalaga. Yes, I want you too. I'm yours sa gabing ito, sabi niya. Lang ang hinihintay ni Dennis. Muli niya itong siniil ng halik ang mga labi, habang ang buo niyang katawan ay nalulupagi sa buong bigat nito. Pero minsan pa ay walang pagtutol mula sa dalaga. Sa halip ay tinugon uli niya ang halik na yon. Epekto ng alak o talagang yun na lang ang nais na gawin ni Joanna sa kanyang buhay. Bago siya magpatuloy sa kanyang mga plano at misyon, wala siyang pakialam. Ang alam lang ng dalaga anuman ang kahinatnan nang gagawin niyang ito, hinding-hindi niya yung pagsisisihan. Kaya kahit naramdaman ni Joanna na iniwanan ni Dennis ang kanyang mga labi at nagsimulang dumaus-os, pababa sa kanyang leeg ang mga labi nito, hindi niya ito sinaway. Hanggang ang mga labi ni Dennis ay umabot na sa kung saan-saan. Doon naglagi, naglunoy. Animo, sanggol na nakatagpo ng gatas ng buhay. Maging ang palad nito ay tila may sariling isip na dumama at humaplos sa kung saan-saan. Napapakagat labi na lang si Joanna. Hindi dahil nasasaktan siya sa ginagawa ng binata, kundi dahil sa rumaragasang mga sensasyon na bago sa kanyang pandama. Dennis. Dennis. At ang mga daing at halinghing, hinayaan na rin niyang lumabas sa kanyang labi. Maging ang kanyang katawan ay hindi pinigil ng dalaga na magpaiktad at mapakiwal. This is her first and last thing to do for herself. Ang mga susunod na niyang gagawin ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magulang. Ito na kaya ang una't huling pagkikita nila ni Dennis?
Paano kung konektado pala ang isa't isa sa kanika nilang misyon? Marahang kumilos si Dennis. Hinagilat ng braso ang nakahiga sa kanyang tabi at mahigpit na niyakap. Ngunit ang naalimpungatan pa niyang diwa ay tuluyang nagising ng hindi mahagip ng kanyang kamay ang partikular na init ng katawan na kanyang hinahanap. Sa halip ang malaking unan pala sa tabi ang tanging niyakap niya. Joanna! Sabay mulot ng mga mata at bangon upang hagilapin ng tingin ng dalaga. Ngunit ang sumalubong sa kanyang paningin ay ang sikat ng araw na pumapasok sa nakahawing kortina sa sliding door na patungo sa terasa ng kanyang unit. Joanna, nasan ka? Napaalis siya sa kama, walang pakialam sa sariling kahubran na tinungo ang banyo upang hanapin doon ang babaeng magdamag na nakaniig. Ngunit walang tao roon. Hinagilap ni Dennis ang malaking tuwalya at itinapis sa ibabang bahagi ng katawan upang tunguhin ang sala. Baka naroroon ito. Joanna! Ngunit ang tahimik na sala bumungad sa kanya. Maging sa komedor ay walang tao. Joanna! May malalim na kahungkagang pumaloob sa kanyang dibdib. Umalis ka na. Iniwan mo ako. Ganun lang ba yun? A one-night stand? Hindi pa rin makapaniwalang humakbang pabalik sa kanyang silid ang binata. Ang malambot na kama na gusot-gusot ang sapin ang muling sumalubong sa kanyang paningin. Dahan-dahang humakbang si Dennis palapit sa kama. Ngayon ay nakatuon lang ang kanyang paningin sa pulang mantsa, nakitang-kita sa puting bedsheet. I can't believe this. Nakipag one-night stand siya sa akin. Gayong wala pa siyang karanasan. Ano yun? Binabalak lang ba niya yun? O dahil sa epekto lang ng alak? Kaya ko siya naisama rito. O baka naman isa lang itong palabas. Baka pain ang kalaban ng babaeng yun na. Pero puso ni Dennis ang unang tumutol sa kanyang ideyang yun. No, hindi siya ganun. Wala siyang masamang balak sa akin. Kung may balak siyang masama, hindi na sana ako nagising. Pero kahit na ano pang isipin ni Dennis, isa lang ang tiyak niya. Gusto niyang makita muli si Joanna. Muntik na namang madali si Mayor Cervantes. Talagang hindi titigil ang asasin na yun hanggat hindi siya naitutumba. Naiiling na wika ni Agaton. Hindi kumibos si Dennis. Nakatuon lang ang paningin niya sa labas ng bintana ng opisina nito. Dennis, nakikinig ka ba? Oho naman, Uncle. Si Mayor Cervantes, muntik na naman sa nagtatangkas sa buhay niya? Yeah, kaya nga kita pinatawag eh. Anyway, tatlong buwan na mula pa nga nang masolve mo ang kaso na nasasangkot sa mga tiwaling opisyal. Nasangkot sa mga trafficking. Sa palagay ko naman, sapat na ang panahong yun para makapagpahinga ka na at humawak na uli ng kaso, hindi ba? Yeah, I think so, Uncle. So, ano magiging papel ko? Nag-request siya ng dagdag ng security, so I suggested him na ikaw maging close in security niya mula ngayon. At sa mga kamay mo, nakasalalay ang kanyang buhay. Nagtibit-balikat lang si Dennis. Hindi na bago sa kanya ang trabahong yun. Ang magiging close in security ng mga politiko at matataas at mayayamang tao na may threat. So, kailan ako magsisimula? Mag-report ka na sa kanya ngayon. Okay. Yun lang at umalis na ang binata para magpunta sa bahay ni Mayor Cervantes, ang alkalde ng bayan nila. Pero habang nagbabiyahe patungo roon si Dennis, hindi pa rin niya maiwasan ang matigilan paminsan-minsan. Yeah, tama si Uncle. Tatlong buwan na nga mula nang masolve ko ang kasong hawak ko noon. At kaya may tatlong buwan na rin akong balisa. Kumusta na kaya si Joanna? Naaalala kaya niya ang nangyari sa amin? Naaalala pa kaya niya ako? Hindi na siguro. Pero bakit siya? Eh, hindi ko makalimutan. Bakit sa tuwing maiisip ko siya, parang pinipiga ang puso ko? Ilang sandali pa. Papasok na siya sa malapalasyong bahay ng mayor. Ang mataas na gate na gawa sa solidong bakal ay natatanuran ng malalaking lalaki na may armas. Habang ang matatayod na pader na may nakatanim na mga bubog at napapalibutan pa ng barbed wire ay natatanuran din ng ilang kalalakihan na ngayon ay nagkakanlong sa ginawang guardhouse sa ibabaw ng pader.
Sa unang tingin pa lang, iisipin na mahihirapan ang sinuman na pasukin ang maluwang na solar na yon at akyatin ang tatlong palapag na mansyon ng alkalde. Sino ka? Maangas na si Tan ng malaking lalaki na bantay sa labas pa lang ng gate. I'm Dennis Gonzaga. Ako ang ipinatawag ni Mayor Cervantes na bago niyang close in security. Hindi na silong o nangilag man lang ang binata sa malaki at mabalasik nitong tinig. Close in security? At bakit naman siya magpapadagdag pa ng close in security? Napabugas sa hangin si Dennis. Unti-unti na siyang naiirita dahil sa maangas nitong pagtatanong na halata namang nanduduro lang. Pabuntong hiningang bumaba ng kotse ang binata at namaywang. Kaya nahantad mula sa suot niyang jacket ang kanyang malapad na dibdib. Bahagyaring sumungaw ang dalawang mataas na kalibre ng kanyang armas na nakasuksok sa kanyang baywang at sa holster na nakasukbit sa kanyang katawan. Eh bakit hindi mo tanungin ang amo mo? Para ngayon din ay masipa ka na sa trabaho mo. Abat! Sa bagay, hindi talaga bagay sa lugar na to ang mga mukhang unggoy na kagaya mo. Loko ka! Umamba ang kamao nito pasuntok sa mukha niya. Sige! Pero simbilis ng kidlat na nahugot ni Dennis ang armas sa kanyang baywang at iglap lang ay naitutok niya yon sa mukha ng lalaki. Isa pang maling kilos mo, sabog yung bungo mo. Boss, amo, nagbibiro lang ako. Biglang wika nito. Halatang nagulat at natakot sa bilis ng kanyang kilos. Kainis? Pati ang isa pa nitong kasamahan na kanina ay ngingisi-ngisi lang ay napapitlad at akmang bumulot din ang armas. Oops! Pero handa si Dennis sa ganong sitwasyon. Nabunot din niya ang kanyang armas sa kanyang holster at naitutok agad sa isa pang lalaki. Pare, hindi naman kami kakasa. Wika ng naunang lalaki. Mabuti, sige. Tawagan mo na ang boss mo at sabihin mong narito na si Dennis Gonzaga. Oo. Nagagahol pang pinindot nito ang intercom na konektado sa loob ng bahay. Ah, nandiyan na ba si Dennis Gonzaga? Sige, papasukin mo na. Nakangiting wika ni Mayor Cervantes. Dennis Gonzaga, siya kaya yun? Bulong sa isip ni Joanna na kunwari ay abala sa pagpili ng mga disenyo ng damit pangkasal sa dalang brochure ng International Couturier na si Von Versan. Honey, may napili ka na ba? Pagkuway baling ng alkalde sa kanya. Wala pa honey. Malambing na wika niya. Pero pasimple siyang sumulyap sa sliding door na siguradong papasukan ng bisita niya na dumating. One side mirror yon, kaya kita ang tao sa labas. At mula roon nakita niya ang matikas at gwapong lalaki na palapit sa sliding door. Kaagapay nito ang dalawang tauhan ng alkalde. Oh my God, it's him! Hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Dennis Gonzaga. Siya ang magiging close in security ng sukab na to. May kislap ng puot sa mga matang pasimple niyang sinulyapan si Mayor Cervantes. Pagkuway muling ibinaling ng dalaga ang tingin sa brochure na hawak. I have to pretend na hindi ko siya kilala. Baka mag-isip ng kung ano si Mayor. Eh, hindi pa man, mabulilyaso na mga plano ko. Sir, nandito na ho siya. Good afternoon, Mayor Cervantes. Dennis, mabuti't dumating ka na. Masiglang tumayo ang alkalde at sinalubong ang bagong dating. Halika, maupo ka at mag-usap tayo. Inakbayan nito ang binata at iwan niyo na kami, pagkuway baling sa mga tauhan. Habang patuloy naman si Joanna sa pagbuklat sa hawak na brochure at pinangatawanan ang hindi pagsulyap sa bagong dating. Papasok pa lang sa sliding door si Dennis ay nahagip na ng kanyang paningin ang babaeng katabi ni Mayor sa sofa. At kahit nakayuko ito, that familiar face, maging ang kintab ng mahabang buhok ay kilalang kilala niya. Joanna, bulong ng kanyang puso na tila lumundag mula sa kinalalagyan nun. Yung urge na tila gusto niya itong takbuhin palapit, yakapin, ikulong ng mahigpit sa kanyang mga bisig. At kuyumusin ang halik ang mga labing noon ay magdamag niyang inangkin ay damang-dama ng binata. Pero pinigil niyang sarili. Siya nga pala Dennis, bago ang lahat gusto ko munang ipakilala sa iyo ang aking fiancé. Fiancé?
Dumagundong sa utak ni Dennis ang katagang yun. Joanna, excuse me, honey. Yes, honey. Malamiang kumilos ang ulo ng dalaga patingala sa kanila. Bahagya itong sumulyap kay Dennis. Pero agad ding binawi ang tingin at malamlam ang mga matang tinitigan ng alkalde. I want you to meet Dennis Gonzaga. From now on, siya na magiging close and security ko. Dennis, siya nga pala si Joanna. Ang babaeng pakakasalan ko. Napalunok si Dennis. Pilit na hinahawi ang animo na kabara sa kanyang lalamunan. Nice meeting you, ma'am. Titig na titig siya sa mga mata ng dalaga. May nais ipahiwatig. Well, me too. Casual na wika ni Joanna. Munti mang recognition sa kislap ng mga mata nito ay walang mabanaag si Dennis. At hindi maintindihan ng binata kung bakit tila pinigha ang kanyang puso sa isiping hindi man lang yata siya naalala nito. Honey, may napili na ako. Pagkuway malambing na baling ni Joanna sa alkalde. Talaga? Well, pag-usapan natin yan over a cup of coffee, ha? Dennis, doon tayo sa veranda, okay? Sige ho. Bahagyang napatikim si Dennis. Pakiramdam niya ay ilang sandali na lang at sasabog na siya. Sangit-ngit. Hindi lang dahil parang hindi siya kilala ni Joanna. Kundi umabrisyete pa ito sa alkalde na animo sawang nakalingkis. Ngayon ay sigurado ng binata kung ano ang nararamdaman. Hindi matatawarang panibugho. At kailan pa ako naging seloso sa mga babaeng nagdaan sa buhay ko? This is insane. This is not me. Kaya pilit na lang nakinalma ni Dennis ang sarili. Pero kahit na anong sabihin ng binata sa sarili, kapag napapasulyap siya sa kumekembot na balakang ni Joanna, habang nakakapit pa rin ito sa mga bisig ni Mayor Cervantes, damang-dama niya ang pagnanais, nabaklasin sa isa't isang dalawa, at ibuliyaw sa mukha ng dalaga ang katanungan kung talaga bang hindi siya nakikilala nito. Talaga? Oh well, talaga mahusay ang kaibigan kong si Agaton sa larangang kanyang pinili. Mabuti na lang at ikaw ang ibinigay niya sa akin para maging close in security. Nakakasiguro ako na hindi ka kayang bayaran ng kalaban para ipagkanulo ang buhay ko. Bukod sa alam kong maprinsipyo kang tao, hindi mo kailangan ng pera. Opo naman, Mayor, mula pagkabata, diba, kilala niyo ako? Casual na wika ni Dennis, pero lihim siyang nakikiramdam kay Joanna na animo abala talaga sa binabasang magazine. Joanna, hindi mo ba talaga ako kilala? Tumingin ka naman sa akin. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Sa isipin sa muli pala natin pagtatagpo ay kakasal ka na. At sa lalaking halos ay ama mo na. Oh, this is insane. Pero habang sinasabi yun ni Dennis sa sarili, lalo naman siyang tila ginigiyang dahil napapasulyap din sa makinis at maputing dibdib ni Joanna. Nabahagyang sumusungaw sa suot nitong blouse na medyo revealing ang kayarian. Siya nga pala, iho. Ang kwarto sa tabi ng silid ko ang gagamitin mo, ha. That way, kapag may kalaban, agad mo ako masasakluluhan. Sige po, mabuti naman ho at sa ilang pagkakataon na may nakapasok dito, nakakaligtas kayo. Well, dahil nga alam kong may nagtatangka sa buhay ko, ang ilang security ko ay nakapalibot lagi sa labas ng silid ko. At sa mismong terasa. Pero nakakailang ang ganun. Isa pa, napakahusay ng nagtatangka sa buhay ko. Nakakapasok at nakakalabas siya ng bahay na ito. Na hindi man lamang namamalaya ng mga tauhan kong ewan ko kung may utak ba. Ewan ko ba, may sa pusa yata ang taong yun. Bahagyang napakislot si Dennis dahil bumago na upo si Joanna. Inabot nito ang pitchel na may lamang juice para salinan ng baso nito. Dahil doon ay mas lalong sumungaw ang maputing dibdib ng dalaga. Let me. Naging maagap siya sa pagkuha ng pitchel sa kamay ni Joanna upang siya nang magsali ng juice sa baso nito. Oh, thank you. Casual nitong wika at ngumiti pa sa kanya. Na para bang hindi apektado sa bahagyang pagkakadikit ng mga kamay nila. Muli lang nitong binalikan ang binabasa. Siya nga pala, may nais sana akong hilingin sa'yo. Pukaw ni Mayor Cervantes sa tila na wala sa sariling binata. Ano ho yun? Dito na kasi nakatira si Joanna.
At yung sa katabing silid mo naman ang gamit niya. Kaya nasa gitna ka namin. Kung maaari ay bantayan mo rin siya ha. Hindi mo kasi masasabi. Baka pagtangkaan din ang kanyang buhay dahil siya magiging asawa ko. Opo, sige po. Salamat. Shucks. At ako pa ngayon ang magbabantay sa babaeng ito. Na talaga yatang pangangatawanan na hindi ako kilala. Ha, hindi pwede to. Hindi ako papayag na maging tagamasid lang sa paglalambingan nila. Hiyaw ng puso ni Dennis. Honey, please excuse me ha. Maya-maya pa ay wika ni Joanna nang tumayo. Punta lang ako sa silid ko, medyo masakit kasi ang ulo ko eh. Sige, honey. Lumapit si Joanna sa alkalde para humalik sa pisngi nito bago umalis. Napayo ko na lang si Dennis para hindi makita ang paglalambingan nito sa alkalde. Huh! Pahingal na napasandal sa pinto si Joanna. Sa wakas na puno na rin ang hangin ng kanyang dibdib na kanina pa waring nagsisikip dahil sa presensya ni Dennis. Maya-maya ay humakbang siya patungo sa kama at padapang nahiga. Bakit siya nandito? Bakit kailangan dito pa kami magkita? Kung alam ko lang, hindi ko na sana kinunsinting sarili ko noon. Inis na pinagsusuntok ni Joanna ang kanyang unan. Pero maya-maya ay tumihaya siya at nakipagtitigan sa kisame. I saw pain in his eyes. Lalo na lang sabihin ni Mayor na ikakasal na kami. God, totoo ba yun? O ilusyon ko lang dahil ilang buwan ko rin naramdaman ang sobrang pananabik na muli siyang makita. Napabuntong hiningang dalaga. Pagkuway marahan niyang ipinikit ang mga mata. Saka naman tila tuksong bumalik sa kanyang isip ang mga naganap sa kanila ni Dennis ng gabing yun. Ang mga labi ni Dennis ay kung saan saan na umaabot. Maging ang mga palad nito, tila may sariling isip na dumadama. Napapakagat labi na lang si Joanna. Hindi dahil nasasaktan siya sa ginagawa ng binata, kundi dahil sa rumaragasang pakiramdam na bago sa kanya. Dennis! Dennis! At ang mga daing at halinghing, hinayaan na rin niyang lumabas sa kanyang bibig. Maging ang kanyang katawan ay hindi pinigil ng dalaga na mapaiktad at mapakiwal. Itinapon niya ang anumang kahihiyan na nadarama. Yes, this is her first and last thing to do for herself. Ang mga susunod pa niyang gagawin ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magulang. At nang maramdaman ni Joanna na iniwan ito ang kanyang katawan, ayaw pa niyang tumigil ito sa pagsamba sa kanya. Ayaw na niyang tumigil. Pero maya-maya lang, unti-unti lang nare-realize ni Joanna kung saan napatungo ang mga labi ni Dennis. Marahan yung dumausdos pababa sa kanyang sikmura hanggang sa may tiyan. Dennis, stop it! Sinikap niyang itulak ito pero para namang walang lakas ang kanyang mga braso. Pero matigas ang ulo ng binata. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang pulso para hindi siya makagalaw. Saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa, patungo roon. Napakagat labi na lang si Joanna sabay pikit ng mariin. Hindi niya inaasahan ang gagawin na yon ni Dennis. Pero hindi naman niya gustong huminto ito. Kasunod noon ang mga daing na lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Habang nagpapakiwal na lang ang kanyang katawan dahil sa dumadagasang mga kiliti. Sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Dennis, stop it please. Pero ang mga palad niya ay nakakapit sa balikat nito. Huminto naman ang binata saka muling gumapang pataas sa mga labi. Why? Ayaw mo ba sa ginagawa ko? Nasasaktan ba kita? Masuyo nitong tanong nang magpantay ang mga mukha nila. Hindi, kaya lang. Gusto kong gawin yon dahil gusto kong ipadama sa'yo kung gaano katindi ang epekto mo sa'kin. I'd never wanted a woman before like the way I wanted you now. Pagkawi ka nun ay marahan itong gumalaw. Lihim na napalunok at napasinghap si Joanna. Pero sinikap niyang huwag lumarawan sa kanyang muka ang bumalating na sakit at kirot sa kanyang kaibuturan. Ngunit natigilan na si Dennis. Hindi na ito bago sa larong yon. At alam ng binata kung kailan wala pang karanasan ng kasama. Joanna, this is your... Nakangiting iniharang niya ang isang daliri sa mga labi nito.
It's okay. Huwag ka mag-alala. Eh, hindi ako maghahabol. Eh, hindi ka sasabit sa akin. Mapanudyo ang kanyang tinig. Pero, kinabig niya ang batok nito, saka sinalubong ng maalab na halik ang mga labi. Saka isinalubong niya ang ibabang bahagi ng katawan sa katawan nito. Nagulat na lang si Renis hanggang tuluyan na itong matanghay. Muli itong kumilos, mabagal at naingat. Ngunit kalaunan, nanaig ang mga naguumalpas na init sa pagkakataong ito. Sa pagkataon nito, naging mabilis na rin ang bawat galaw ng binata. Napakurap si Joanna sa bahaging yun ng pagbabaliktanaw sa nakaraan. At kahit kailan, hindi niya pagsasawa ang balik-balikan sa alaala ang unang pagkakataon na nagkaroon ng kaganapan ng kanyang pagkababae. Maging ng dalawang beses pang naulit ang pag-angkin nito sa kanya sa magdamag na yun. It feels good. It's like magic. Parang nadarama pa rin niya sa kanyang katawan ang bawat haplos ni Dennis. Ang bawat paglapat ng mga labi sa kanyang balat. Kung maaari lang, ayaw na sana niyang umalis sa tabi nun ni Dennis kahit noon lang niya ito nakilala. Pero hindi maaari. Hindi siya pwedeng manatili sa normal na buhay. May misyon siyang dapat gampanan. May pangakong dapat natuparin. Kaya nang magising si Joanna ng umagang yon, at mamulatan sa kanyang tabi si Dennis, ilang saglit lang niyang kinunsinti ang sarili. Napakatitigan ang gwapo nitong mukha. Saka maingat siyang umalis sa kama at hinagilap ang mga saplot na nahubad upang lisanin na ang condo unit nito. Kasabay ng pangakong hindi na muling tutungtong sa lugar na yon. Muling napakurap si Joanna. Pagkuway naguunahang nalaglag mula sa mga mata niya ang ilang patak ng luha. Shucks! Padarag na umalis mula sa kama ang dalaga at agad na tinungo ang banyo upang maghilamos. Hindi niya inaasahan ang mga luhang yon na tanda ng kahinaan. Pero ang mga luhang yon ay alam ni Joanna ang kahulugan. Luha ng panghihinayang dahil hindi niya maaangkin ang lubusan si Dennis. Mahal na nga kaya ni Joanna ang binata? May pag-asa pa kaya sa kanilang dalawa? Joanna! Aha! Gulat na napalingon ng dalaga. Mula sa pag-i-spray ng insecticide sa mga tanim na orchid sa greenhouse. Dennis? Lalo siyang napamaang nang ito ang makitang palapit sa kanya. So, kumusta ang future bride? May kalakip na sarcasm ang tinig nito. Okay naman. Pinilit niyang maging mataray ang himig nang muling ibalik ang pansin sa mga bulaklak. At kamusta naman ang bodyguard? Okay lang. Maghapon ako sa tabi ng groom to be mo. Sinadyang idiin ni Dennis ang pagbigkas sa mga katagang yun. Sinisiguro ko na walang pangalib na nakaambas sa kanya habang nag-oopisina siya sa munisipyo. Hanggang sa loob ng sasakyan pabalik dito, alerto ako. At naroon siya ngayon sa kanyang silid, nagpapahinga. Medyo napagod sa dami ng trabaho sa opisina. Really? Well, that's nice to hear. So, at ito pala ang sinasabi mong ibang klaseng trabaho mo, maliban sa pagiging businessman, ha? Yeah, surprise? Of course. Akalain mo bang dito pa tayo magkikita, no? Anyway, ano man ang naganap sa atin noon, inaasahan kong sa ating dalawa na lang, ha? Matamis ang ngiting saglit na sinulya pa ni Joanna ang binata. Aling naganap? Pagmamaang maangan ni Dennis. Oh, come on. Alam mo ang ibig kong sabihin. Naiinis na ibinaba niya ang hawak na pang-spray at hinarap ito. Would you please tell me what was that? Hindi ko talaga maalala. Napabuga sa hangin si Joanna. Okay, ipapaalala ko. Ang one-night stand natin. Nung magkakilala tayo at may nangyaring... One-night stand? You called it one-night stand? Pasik ang tinig ni Dennis. At ano pa nga ba? Joanna, nakalimutan mo na ba? Wala ka pang karanasan nung makuha kita ng gabing yun. At gawain ba na isang babaeng wala pang karanasan ang makipag one-night stand? Ano yun? Binibinikan mong sarili mo? Oh, that? Well, sabihin nating oo. Medyo naboring kasi ako sa buhay ko. Yun bang feeling na parang napag-iwanan na ako? Imagine, at the age of 26, wala pa akong karanasan. And never pang nagka-boyfriend. So I decided that night na magwala. Casual niyang sagot. Lalo namang nanalim ang titig ni Dennis sa dalaga.
Ganon? Ganon. Bakit? Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Na dahil naibigay ko sa iyo ang bagay na pinakaiingatan ko, maghahabol ako sa iyo? O kaya naman dahil sa nangyari, magmumukmuk ako, nag-iiyak at ngayon ay pakakasal ka na kay Mayor Cervantes na halos doble ng edad mo. Ang galing. Matapos mong ibigay sa ibang sarili mo, maghahanap ka ng lalaking mananagot dito? Pwede ba? Wala kang alam sa akin. Wala rin akong alam tungkol sa iyo, maliban sa pangalan ng isa't isa. Kaya tigilan mo na ang ganyang salita na para bang nanunumbat ka at... Mahal mo ba si Mayor? Pagkuway humakbang ito palapit sa dalaga. Of course, mahal ko siya. Napakbang siya paatras. Os. Pagkuway hinawakan ito ang kamay niya sa kamarahang naglakbay pataas sa mga braso ang palad ng binata. Bitiwan mo nga ako? Asik ni Joanna sabay hila sa braso. Bakit? Natatakot ka bang makita tayo ni Mayor? O natatakot ka sa hawak ko ha? As far as I remember, bawat haplos ko noon sa balat mo, napapabalikwas ka, hindi ba? Bakit ngayon ay ayaw mo na? Paanas na wika ng binata. Bastos! Tigilan mo nga ako! Why? Ayaw mo maalala kung paano ka naging ganap na babae sa mga palad ko ha? Bastos! Nabiling sa sampal ang mukha ni Dennis. Pero si Joanna naman ay natigilan sa nagawang kabiglaan. Dahan-dahang ibinaling ni Dennis ang mukha sa kanya. So, satisfied? Umalis ka sa harap ko! Pagigil na uwi ka ng dalaga. Yeah, sure, aalis ako. Pero itong tatandaan mo. Ano man ang dahilan mo sa pagpapakasal sa lalaking matanda pa yata sa ama mo, hindi ka magiging masaya. Ha? At bakit? Iniisip mo ba na tama lang ang habol ko sa kanya? At dahil may edad na siya, hindi na niya kakayanin ang... Ang ibig kong sabihin, kapag nagpakasal ka sa kanya, guguluhin kita. Ano? Ipaurong mo kay Mayor Cervantes ang kasal. Kung ayaw mong ako mismo magsabi sa kanya kung anong namagitan sa atin noon. Ganon. Nananaginip ka ano? At anong karapatan mong... Kapag nagpakasal ka sa kanya, hindi kita patatahimikin. Akin ka. Akin lang. Ako ang una at ako lang ang magiging huli. Pagkawi ka nun ay padaskol na itong humakbang palayo sa kanya at palabas ng greenhouse. Napahugot na lang ng malalim na paghinga si Joanna. Tila siya nabunutan ng tinik ng lumayo na si Dennis. Ano bang klaseng lalaki yun? Ano nga yung sinabi niya? Kanya daw ako ha? Masaya siya. At anong gusto niya? Ang muli ako makaniig? No way! Ano bang gagawin ko? Nagbanta pa siya. Shucks! Hindi talaga dapat nangyari yun. Kung alam ko lang na magiging sagabal siya sa mga bahala ko, hindi ko na lang siya hinayaang lumawig ang pagkakakilala namin ng gabing yun. Sa palagay ko, kailangan ko nang madaliin ang misyon ko sa bahay na to. Baka mas mahirapan akong kumilos ngayong nandito na si Dennis. Pero mas dapat akong maging maingat. Mahirap na. Baka kami ang magkabangga. Gabi, tahimik na ang kabahayan. Maingat ang bawak hakbang ni Joanna nang lumabas sa kanyang silid. Pupunta siya sa komedor. Ipagtitimpla niya ng gatas si Mayor Cervantes. Pero walang dapat makaalam na siya ang magtitimpla noon. Para kung sakaling mainom na ng alkalde ang titimplahin niyang gatas at may mangyari rito, hindi siya ang mapagbibintangan. Patungo sa hagdang pababa ay una niyang naraanan ng silid ni Dennis na nasa gitna ng silid nila ni David. Saglit siyang natigilan at bahagyang idinikit ang tainga sa pinto para makiramdam kung may kumikilos pa sa loob. Siguro naman tulog na lalaking yun. Alas 12 na. Nagpatuloy siya sa paghakbang hanggang matapat sa silid ni David. Tulog na kayang sukad? Bilang na mga oras mo hayop ka. May kislap ng puot sa mga matang nagpatuloy na siya sa pagbaba. Dumiretso sa komedor ang dalaga. Tiwalang wala nang gising sa bahay na yun kahit ang mga kawaksi. Pagkuway nagtimpla na siya ng gatas sa dalawang baso. Ngayon naman, kailangan ko na itong lagyan ng... Bakit gising ka pa? Aha! Paiktad na napalingon si Joanna. Sabay kuyom sa kamaong may hawak na maliit na botelya. Dennis, anong ginagawa mo rito? Paangil, ngunit nabubulol niyang tanong. Napasulyap siya sa bukas nitong polo at nasilip ang malapad na dibdib
na may pinong balahibo na minsan ay naging sandala niya at naging unan sa kanyang mahimbing na pagtulog. Noong gabing ipagkaloob niya rito ang lahat-lahat sa kanya. Iinom ng tubig. Ikaw, bakit ka nandito? Sinuliya pa nito ang dalawang basong may lamang gatas. O, iinom ka ng dalawang basong gatas? Ah, ano bang pakialam mo? Biglang bawi niya. Wala naman, naisip ko lang kasi ang lakas mo palang uminom ng gatas. Kaya pala ang kinis ng balat mo. Nanunod Joe patikislap ng mga mata nito. Napairap si Joanna rito. Baka gusto mo sa'yo na lang ang isa. Sarkastik ko ang kanyang himig. Okay lang sa'yo? Oh my God, makapal din ang mukha ng isang tuwi. Sa loob-loob niya. Oo ba, gatas lang yan ano. Hayan, inumin mo na yung isa. Walang laso niyan. Sabay dampot niya sa isang baso at malalaki ang hakbang na lumabas ng komedor. Sandali! Bakit? Angel ni Joanna nang lingunin ito. Salamat, makakatulog na ako ng mahimbing. Ngayong ikaw nagtimpla ng gatas ko. Simpatiko ang ngiting wika nito. At tila may hatid na naman kung anong kilig sa kanyang puso ang simpleng ngiti na yon ni Dennis. Huwag ka masyadong pakahimbing. Yung binabantayan mo, baka masalisihan ka ng kalaban. Lagot ka. At hindi pa man, byuda ka na, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Tuluyan niya na itong iniwanan. Naniningkit ang mga matang humabol ang tingin ni Dennis sa dalaga. Kahit naman hindi ka mabiyuda, hindi ka rin makakasal sa kanya, Joanna. This is unfair. Una kang naging akin. Hindi ako papayag na mapunta ka pa sa iba. Pero kusang natigilan si Dennis sa tinatakbo ng kanyang isip. Shucks, what's wrong with me? Nagiging obsessed na ba ako sa babaeng yun? Bakit ba ngit-ngit na ngit-ngit akong isipin na pakakasal siya kay Mayor Cervantes? Ayoko ng ganitong pakiramdam. Narito lang ako para bantayan ng alkalde, hindi para agawin ang magiging asawa niya. Pero anong gagawin ko? Ano? If you can beat them, join them. Yun ang naisip ni Joanna habang nakatitig sa kay Same. Bakit ko nga ba siya iiwasan? Siya ang unang lalaki sa buhay ko at gusto kong siya ang maging huli. Sa takbo ng buhay ko ngayon, walang kasiguruhan ang aking bukas. Kapag minamaalas ako, posible akong mapatay sa misyon ko. Mula ngayon, hindi na kita iiwasan, Dennis. Okay, kung gusto mo pa rin makipaglaro sa akin, fine. Total, namimiss naman talaga kita. After all, bakit nga ba ako magiging kapat kay David? Wala naman talaga akong balak na pakasal sa demonyong yun. Si Dennis, siya ang gusto ko. Kung normal lang ang sitwasyon ko, siya talaga ang lalaking nais kong makasama habang buhay. Siya ang lalaking nais kong mahalin. Sukat sa isiping yon ay umalis sa kama si Joanna at dumiretso sa banyo. Itinapat niya sa malakas na lagaslas ng tubig mula sa shower ang hubad ng katawan. Naalimpungatan si Dennis sa masuyong haplo sa kanyang pisngi. Ang pamilyar na dantay ng palad na yon ay kilalang kilala niya. At malaon ng pinananabikang muling madama. Joanna? Sambit niya bagamat nananatiling nakapikit. I miss you. Please, be mine again. Yeah, I miss you too, Dennis. And I want you to be mine again. Masuyong sabi ng dalaga sa may punong tainga niya. Natigilan ng unti-unti nang nahihimasmas ang diwa ng binata, sabay dilat. Joanna! Nagulat pa siya nang mamulatan ng dalaga na nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hi! Kasama ba ako sa panaginip mo? Malambing na tanong ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Napabalikwas ng upo ang binata. Dinadalaw ka. Gusto kita makita. Makasama. Baka makita ka ni Mayor Cervantes. Pero napalunok siya. Kay bango ni Joanna. Langhap niya ang mabangong shampoo na ginamit ito. Pati na rin ang mamahaling pabango at lotion. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Don't worry, maingat ako. Sabi ni Joanna sa kamarahang inilapat ang palad sa dibdib ng binata. At bahagyang inilapit ang sarili sa katawan niya. Gusto lang kitang makasama ngayong gabi. Kagaya mo, nasasabi ko sa'yo. Sa mga yakap mo, sa mga halik. Hindi nakatulong ang isang basong gatas para ako mahimbing. Saka sumampas sa kama ang dalaga at kumalong sa kanya
na ani mo nangangabayo. Joanna! Napasinghap si Dennis nang bahagya pang ilapit ng dalaga ang mga labi sa mga labi niya. At hinayaan lang, nagadaliri ang maging pagitan sa mga mukha nila. Kiss me, Dennis. Kiss me. Joanna, tila naman na hipnotis mong dahan-dahang napalapit ang mga labi niya sa mga labi nito. Habang hindi na niya mapigilan ang tuluyang pagkabuhay ng bahaging yon ng kanyang pagkatao, na hinding-hindi tatanggi sa inaalok ng dalaga. Hanggang tuluyan nang nagsanib ang mga labi nila. Matagal, mapusok ang halik na yon. Kalaunan, naging magaslaw na rin ang galaw ng mga kamay nila sa katawan ng isa't isa. Mapusok si Joanna. Bahagya itong lumayo sa kanya at may pagmamadaling hinubad ang suot na t-shirt ni Dennis. Pagkuway sinunod naman ito ang sariling blouse. Napalunok na lang si Dennis nang tumambad sa kanyang paningin ang katawan nito na wala palang anumang suot na panabing. And it's beautiful. Firm, habang ani mo palalong nakikipagtitigan pa sa binata. Joanna, napahingal si Dennis at saglit na tumingin sa mukha nito. Tila humihingi siya ng pahintulot sa nais na gawin sa nalantad na kagandahan. Matamis ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Joanna. Saka ito na ang kusang kumabig sa kanyang ulo upang lumapat ang mukha nito sa katawan niya. Sukat doon ay tuluyan ang pinakawalan ni Dennis ang sariling kapusukan. Marahan. Nagulat si Joanna nang maramdaman ang init ng bibig ni Dennis. Dennis, I miss you. I miss you so much. Nauulinigan niyo ng binata kaya lalo siyang nahibang. May pagmamadaling bumago ng pwesto at si Joanna na ngayon ang nasa ilalim habang nakahiga sa malambot na kama. Masuyong minasda ni Dennis ang magandang katawan ng dalaga. Pagkuway kinapit nito ng isang daliri ang maikling short na suot nito upang hilahin pababa. Hindi tumutol si Joanna. Sa halip ay bahagya pang itinas ang balakang. Napasinghap si Dennis ng tuluyan ng matambad sa paningin ang kabuuan ng dalaga. Wala nang itinago. Malayang malaya nang namamasdan ang katawang sinasamba. Dennis, make it fast, honey. I miss you so much. Malambing na sabi ni Joanna habang humahaplos ang palad sa mukha niya. Yeah, honey. I'll make it fast. Iglap lang ay nakahanda na ito. Napalunok si Joanna ng tuluyang kumawala ang bahagi ng katawan nito na kanina pahandang manalakay. Nagmamalaki, nagmamagaling. Pagkuway napangiti siya. Saka masuyong ikinulong sa palad ang bagay na yon. Hello? Nanunod yung sabi ni Joanna pero sa mukha ni Dennis nakatingin habang nakangiti. Namiss kita. Saka marahang kumilos sa kanyang kamay. Masuyong bumaba taas. Shucks! Padaskol na hinuli ni Dennis ang magkabila niyang pulso at inilagay sa kanyang ulunan. Pagkatapos ay tuluyan ang idinagan ang sarili at marahas na gumalaw. Napasingap ang dalaga ng maramdaman ang sapilitang pagpasok ng munting panauhin sa kanyang kaibuturan. At nang magpatuloy na sa marahan, minsan ay marahas sa paggalaw si Dennis. Dama pa rin ng dalaga ang kudlit ng kirot, ngunit hindi na kagaya ng una. Mas lamang ang nakangingilong kiliti na tila gustong bumaliw sa kanyang katinoan. Kalaunan, nagagawa na niyang sabayan ang bawat kilos nito. Sumasalubong, lumalayo, humahabol ang kanyang katawan dito. Joanna, I love you. I miss you. Akin ka lang. Akin ka lang. Hibang nasambit ni Dennis sa bawat kilos nito. Nauulinigan niyo ni Joanna at lalo siyang nahihibang dahil sa kiliting pumapaloob sa kanyang puso sa bawat katagang sinasabi nito. Damang-dama niya ang intensity ng nadarama ni Dennis sa mga sandaling yun. Dahil siya man ay ganun din. Hanggang ang marahas na pananalakay ng katawan nila sa isa't isa ay bumilis ng bumilis. Pero maya-maya lang magkasunod ding bumagal hanggang tuluyang huminto. Joanna, I love you. I love you. Nababaliw na ako sa'yo. Bagamat patuloy pa rin bulong ng binata habang nakasubsob ang mukha sa leeg niya at hindi pa rin nag-abalang umalis sa pagkakadagan sa kanya.
Hindi makagalaw si Joanna. Kahigpit kasi nang yakap ni Dennis sa kanya kahit ito ay tulog. Para bang sinisiguro ng binata na kahit tulog ito ay hindi siya makakalayo sa tabi nito. Kanina pagkatapos ng isang mainit na pagniniig, akala niya ay palalayain na siya ng binata mula sa mga bisig nito. Ngunit hindi pala. Nanatili lang itong nakayakap sa kanya at nang muli siyang gumalaw para umalis, nagulat na lang siya sa sumunod na reaksyon nito. Muling idinaga ng sarili sa kanya at muling nagpumilit na magkaisa ang mga katawan nila. At hindi siya nakatanggi. Hinayaan lang ito sa nais gawin. Dahil yun din naman ang gusto niya. Muli itong angkinin. Pero ngayon, gusto na ni Joanna na makawala mula sa mga bisig nito. Nag-aalala na siya na baka namalayan na ni Mayor Cervantes na wala siya sa kanyang silid. Pilit na binaklas ni Joanna ang mga braso nitong nakayakap sa kanyang baywang habang inaalis ang hitang nakapatong sa kanyang hita. Ano ba? Pero nagising na si Dennis at lalo pang humigpit ang yakap sa kanya. I have to go. Baka magising na si David. Baka malaman niya na wala ako sa silid ko. Sukat sa kanyang sinabi ay napadilat si Dennis at tumitig sa mukha niya. Bakit? Kinakabahang tanong ng dalaga. So what kung malaman niya? Hindi ka na pakakasal sa kanya. Sa akin ka pakakasal. What? Nagpumilit siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Are you crazy? Yes, I'm crazy. Pero naging marahas ang binata at tuluyang idinaga ng sarili sa kanya. I'm crazy about you. Hindi ka na pakakasal kay Mayor Cervantes. Dahil sa akin ka pakakasal. Aalis ka na rito. Magre-resign na rin ako sa trabaho ko bilang closing security niya. Magsasama na tayo, Joanna. Tayong dalawa lang. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Ikaw, ako, at ang mga magiging anak natin. Ano? Bigla siyang nalula sa pinagsasabi nito. Pero bigla rin niyang naalala ang masayang pamilya niya noong bata pa siya. Siya, si Consuelo, ang kanyang mama, at si Ricaport, ang kanyang papa. Napakasaya nila noon. Isang ideal na pamilya ang kanyang namulatan. Joanna, let's get out of here, ha? No! Marahang umiling ang dalaga. Pagkuway pilit na nanulak upang makawala sa mga bisig nito. Joanna! Napilitan itong bitiwan siya. Agad na umalis sa kama ang dalaga at hinagilap ang mga nahuban na saplot. Joanna, nakikinig ka ba? Ang sabi ko, I'm sorry, hindi ko kayang iwan si David. Joanna! Lumarawan ang hindi matatawarang kirot sa mga mata ng binata. Humakbang siya patungo sa sliding door ng terrace kung saan siya dumaan kanina. Joanna, ano ba? Maagap na humarang sa daraanan niya si Dennis at mahigpit siyang niyakap. Please, huwag mo akong pilitin na sumama sa iyo. Hindi pwede. Hindi maaari. Bakit? Dahil mayaman siya. Maraming pera at lahat ng luho mo ay kayang ibigay sa'yo. Poot na wika ng binata. Napatitig siya sa mukha nito, pero wala siyang balak na kontrahin yun. Joanna, mayaman din ako. Si Dennis ang sumuko. Makapangyarihan din ang angka namin. Itong trabaho ko, bahagi lang to ng pagiging adventurous ko. Kung gugustuhin ko, kaya ko rin ipagkaloob sa iyo ang kailanman. Hindi mo makakayang ibigay sa akin ang kasiyahang matatamo ko kung patuloy ako mananatili sa piling ni David. Direktang wika niya. Joanna! Marahan niyang binaklas ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. I'm sorry. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Salamat sa maligayang sandali sa piling mo. Sa nakababaliw mong pagmamahal. Pero hanggang dun na lang yun. Pagkuway humakbang na siya palabas ng sliding door. Joanna! Nalaglag ang balikat ni Dennis. Pero pinigil niya ang sarili na habulin ang dalaga. May natitira pa siyang pride sa sarili. Hindi niya gustong ubusin yun sa pagmamakaawa kay Joanna na siyang piliin. Mas pinindi ni Dennis sa kapota ng dalaga. I hate you. I hate you for making me feel this way. Ikaw pa lang ang babaeng trumato sa akin ng ganito. I hate you! Kay lutong ng halakhak ni Joanna, parang nanunudyo talaga. Nangaasar, nangiingit, habang kausap nito si Mayor Cervantes sa tabi ng swimming pool. At nagngingit-ngit si Dennis.
Kung maaari lang, pipilipitin niya ang leeg ng dalaga upang huwag nang marinig ang halakhak nito. O kaya naman, iiwanan na lang niya mga ito. Pero dahil may trabaho siyang dapat gampanan, nanatili siya sa paligid at nagmamanman dahil baka may panganib sa buhay ng lalaking itinuturing na karibal. Talaga, honey? Sa Italy tayo mag-honeymoon? Oh, that's wonderful! Malambing na wika ni Joanna habang kahawak kamay si David. Yeah, I want you to be happy. At alam ko masisihan ka talaga dun. Anyway, dumating na ang trahe mo. Huwag na huwag mong isusukat ha. Malambing din na wika ni Mayor Cervantes. Malamlam pa ang mga matang nakatitig sa dalaga. As if, para rin itong nasa kabataan pang edad na excited sa nalalapit na kasal. Why, takot ka bang hindi matuloy ang ating kasal? Natural. Anyway, wala namang mawawala kung susunod tayo sa mga pamahiin, hindi ba? Oo naman. Mas excited yata ako maging Mayora Joanna Cervantes. Kaya bakit ko hahangaring hindi matuloy ang ating kasal? Talaga, honey? Yeah. Maso yung pinisil ni Joanna ang kamay ng lalaki. Pero pasimple rin niyang sinulyapan si Dennis. Huling-huli ng dalaga ang matalim na sulyap sa kanya ng binata. I'm sorry, Dennis. Pero may misyon akong dapat tapusin. May pangakong dapat tuparin. Bulong ng kaning puso. Isa pa, masasaktan ka rin naman kapag may nangyaring masama sa akin. At least, ngayon ka na masaktan. Magalit ka sa akin, mamuhi, okay lang. Baka mas madali mo kong makalimutan. Balisa si Dennis ng gabing yun. Parang sasabog sa galit at sama ng loob ang kaniyang dibdib. Parang gusto niyang sugurin sa silid nito si Joanna. Yugyugin, sigawan, sumbatan para magising ito sa kahibangan. Sa kahibangan dahil bakit hindi siya ang pinili nito? Bakit si Mayor Cervantes ang pakakasalan nitong gayong dama niya na mahal siya ng dalaga? Joanna, ano bang problema mo? Anong problema sa akin? Bakit ayaw mo sa akin? Sa akin mo'y binigay ang sarili mo, pero bakit? Dahil walang matagpo ang kasagutan sa sariling katanungan, ipinasya niyang bumangon mula sa kama upang tumungo sa terasa. Sarado ang sliding door patungo sa terasa. Ngunit bukas ang kortina kaya nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng taong tumatawid sa pasimano ng terasa. Shucks, may tao! Napahakbang siya palabas ng sliding door. At nahagip pa ng kanyang paningin ang pangahas na papasok sa silid ni Mayor Cervantes. Narito, nagtatangka sa buhay ng alkalde. Sukat sa isipin yun ay agad siyang umakyat sa pasimano upang lumipat sa kabilang terasa. Ngunit sarado na sa loob ang sliding door. Nakalak yun. Pinilit niyang aninagin ang nagaganap sa loob ng silid ng alkalde. At ganun na lang ang pagkagimbal niya nang maaninag ang dalawang bulto ng taong nagpapambuno sa kama. Shucks! Tinangka niyang balihin ang pinto ng sliding door. Pero matibay yun. Agad na bumalik sa kanyang silid ang binata. Para doon dumaan. Baka sakaling bukas ang pintong kahoy ng silid ng alkalde. Matibay ang pintong kahoy pero nagawa yung balyahin ni Dennis. At nagimbal siya sa nasaksihan. Nakaluhod si Mayor Cervantes. Isinasamo ang sariling buhay. Habang nakatutok sa mukha nito, ang armas na hawak ng pangahas. Tigil! Sigaw niya nang makita yon sa kapikit matang sinugod ang salarin. Sino nga kaya ang nagtatangka sa buhay ni Mayor Cervantes ngayon? Ngunit mabilis na nakatakbo ang pangahas. Nakalabas ito sa nabuksang sliding door at nanulay sa pasimano ng terasa at nagpalipat-lipat sa magkakatabing terasa. Pero hindi papayag si Dennis na makatakas ito. Sa huling terasa ay nagawa niyang lundagin ito at pareho silang nabuwal sa lapag. Nagsukatan sila ng lakas. Nagpambuno. Sa huli ay nakaalpas ito sa pagkakahawak niya. At mabilis ang kilos. Naanimo pusang nakaimbaw sa ibabaw ng pasimano ng teres at akmang tatalon. Ngunit mas maagap si Dennis. Nakasampa rin siya sa pasimano ng teres. Sabay extend ng paa para patirin ang paa ng kalaban. Gulat na nawalan ito ng panimbang. Anyong mahuhulog sa ibaba. Naging maagap si Dennis. Nahila niya sa kamay ang pangahas, sabay hila rito pabagsak sa baldosa. Napahiga ito. Saka kinubabawan ng binata
at agad na hinila ang itim na bonnet na nakatakip sa mukha at akmang susuntukin. Ikaw? Gimbal si Dennis na makilala ito dahil natanglawan ang liwanag ng buwan ang mukha nito. Anong? Bakit? Tila nalunok niya ang sariling dila at hindi agad nakapagpas siya kung anong gagawin. At yun ang sinamantala ng kalaban, umigtad ito. Sabay igkas na kamao pasapol sa mukha ni Dennis. Napaigik ang binata at napaalis sa pagkakadagan dito. Mabilis naman itong nakatayo at iglap lang ay nakaimbaw uli sa pasimano ng terasa at walang pangiming tumalon sa damuhan. Sa katuluyang nawala sa madilim na bahagi ng maluwang na solar na natataniman ng mayayabong at malalaking puno. Naipilig ni Dennis ang ulo, hindi lang dahil hilupa siya sa tinamong suntok, kundi gusto niyang tiyakin na gising siya, na hindi siya nananaginip lang. At napatunayan ng binata, gising nga siya, hindi pa naginip lang na nakita niya mukhang yun. Kainis! Para kaming mga hangal na nag-iisip kung sino nagtatangka kay Mayor Cervantes, kung sino-sino na pagbibintangan namin. Yun pala nasa tungkil lang ng ilong namin ang suspect. Nagngingit-ngit na hinamig ni Dennis ang sarili. Pagkuway akmang hahakbang na patungo sa silid ng alkalde para ipaalam dito kung sino ang kanilang hinahanap. Nang matigilan siya. Kapag nalaman ni Mayor Cervantes na siyang nagtatangka sa buhay nito, tiyak na mabigat na kaparusahan ang ipapato sa kanya. Biglang naisip ng binata. Bumagal ang paghakbang ng mga paa ng binata habang patuloy naman sa mabilis na pagtibok ang kanyang puso. Anong gagawin ko? Sa huli ay tanong ng kanyang nalilitong puso. Anong nangyari? Nasaan ang lokong yun? Sa lubong na tanong ni Mayor Cervantes na nakaupo sa kama at kinukunan ang BP ng nurse nito. Habang sa paligid ng alkalde ay nakapaligid na ang mga bodyguard nitong may armas na sumaklolo nang magbaser ang alkalde. Ah, nakatakas ho eh. Pero nahablot ko ang bonnet na kanyang suot. Talaga? Nakilala mo siya? Sino? David? Buhat sa bumukas na pinto ay papasok si Joanna. Anong nangyari? Pinagtangkaan ka na naman? May kinig pa ang tinig ng dalaga. No. No, it's okay, honey. I'm okay. Mabuti nga't dumating agad si Dennis. Napigil niya masamang tangka sa akin. Pinagtangkaan ako ng hayop na yon. Alo ng alkalde kay Joanna. Talaga? Oh, thanks God. Lalong napayakap ang dalaga rito. Para namang itinuloos sa kinatatayuan si Dennis. Hindi siya makapag-isip ng matino. Tila nilalamukos ang kanyang puso sa tindi ng panibughong pumaloob doon. Dahil lang sa simpleng pagyakap ni Joanna sa lalaki. Kakibat noon ang hindi matatawarang pagkalito dahil sa natuklasan. It's okay, honey. Really. Dennis? Sino nga yung nagtangkang pumasok dito at nagtangka sa buhay ko? Pagkuway muli nitong baling sa binata habang yakap pa rin si Joanna. At masuyong hinahaplos ang buhok bilang pagalo sa pagiyak nito. Lihim na napalunok ang binata. Nakita ko lang ang mukha niya, pero hindi ko siya kilala. If ever na makikita ko uli siya, matatandaan ko siya. Sigurado siya. Puso niya ang nagdikta ng mga katagang yun. Ganun ba? Sige. Bukas ay ipapakita ko sa iyo ang list ng mga wanted criminal dito sa bayan natin. At may mga litrato ng kilalang asasin na nasa opisina ko. Baka isa roon ang panghas na yun. Sige ho. Babalik na ho muna ako sa silid ko. Sige, iho. Salamat, ha? Oho. Agad nang tumalikod si Dennis, ayaw niyang tingnan si Joanna. Hindi niya ito gustong makita. Lalo na sa ayos nitong animo, alalang-alalang nakayakap kay Mayor Cervantes. Kainis! Kainis siya! Gigil na sinuntok ni Dennis ang kanyang unan, saka isinubsob doon ang mukha upang pilitin ang sarili na makatulog. Ngunit kahit anong pilit ng binata, mailap ang antok sa kanya. Joanna, bakit ikaw pa? Anong dahilan? Hindi ko tumapaniwalaan. Mula nang makilala kita, marami ka ng misteryo sa buhay na ako mismo nakasaksi. Pati ba naman ang bagay na yun? Ako pa rin ang makakatuklas. God, anong gagawin ko? Narito ako para sa trabaho, para sa tungkulin ko,
Pero ano itong ginagawa ko? Nilalabag ko ang mga prinsipyo ko. At ako mismo ang nagtatakip sa tunay na pagkatao ng taong hinahanap ng pinaglilingkuran ko. Padaskol na tumihayas si Dennis at matamang tumitig sa kisame. Pagkuway marin niyang ipinikit ang mga mata upang alalahanin ang partikular na eksenang yun na naganap kanina sa terasa. Naging maagap si Dennis. Nakasampa rin siya sa pasimanan ng terrace sa bayekstend ng paa para patirin ang paa ng kalaban. Gulat na nawalan nito ng panimbang anyong mahuhulog sa ibaba. Naging maagap si Dennis. Nahila niya sa kamay ang pangahas, sabay hila rito pabagsak sa baldosa. Napahiga ito, saka kinubabawa ng binata at agad na hinila ang itim na bonnet na nakatakip sa mukha at akmang susuntukin. Ikaw? Gimbal si Dennis na makilala ito dahil natanglawan ang liwanag na buwan ng mukha nito. Anong? Bakit? Tila nalunok niyang sariling dila at hindi agad nakapagpasya kung anong gagawin. Si Joanna. Ito pala ang kanyang kalaban. Ito pala ang nagtatangka sa buhay ng alkalde. Kainis! Padaskol na nagbangon mula sa kama si Dennis para pawiin ang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Joanna, anong gagawin ko? Kapag sinabi ko kay Mayor Cervantes na ikaw nagtatangka sa buhay niya, para ko na rin binukay ang sarili mong libingan. Para ko na rin inilibing ang sarili kong puso. Maganda ang umagang yun. Maganda ang sikat ng araw. Sariwa ang hanging tumatama sa kaniyang muka habang nakatayo siya sa terasang kanugnog ng kaniyang silid. At habang mataman niyang pinagmamasdan, sina Dennis at Mayor Cervantes na naroon sa garden set at kasalukuyang nagkakape habang nag-uusap. Namimilay ang matamis ngunit imbing ngiti sa kanyang mga labi. Ano kayang pinag-uusapan niyo? Sa loob-loob ni Joanna. Ang totoo, nakalukob pa rin sa kanyang puso ang pangamba na baka itinambong na siya ni Dennis. Baka inamin na nito kagabi pa lang kay David ang katotohanan sa natuklasan nito sa kanyang pagkatao. Magagawa mo ba sa akin yun, Dennis? Ikaw na nagsasabing mahal na mahal mo ko at pinipigilan mong makasal sa amo. Ikaw na nag-aalok ng kasal sa akin at isang masayang pamilya. Ngumiti ang puso ni Joanna sa isipin yun. Eksakto namang napatingala sa gawi ng silid niya si Dennis. Nagtama ang mga paningin nila. Malamlam ang mga matang tinitigan ng matiim ni Joanna si Dennis. Tila may nais ipahiwatig ang mga titig niya rito. Matalim ang tinging isinukli ng binata sa kanya. Lalo naman siyang napangiti. Alam ng dalaga, iba ang epekto kay Dennis ng mga titig niya. Gusto kong maniwala na hindi. Mas gusto kong maniwala na mananaig ang sinasabi mong pag-ibig sa akin. At aasa na lang ako na tama ang akala ko. Dahil kahit natuklasan mo na ang tungkol sa pagkatao ko, ayoko pa rin umalis dito hanggat hindi ko napapatay sa malinis na paraan ng taong kinasusuklaman ko. Ipapabahala ko na lang sa damdamin mo sa akin ang aking kapalaran. Isa pang matamis na ngiti ang iniwan niya kay Dennis bago siya tumalikod at pumasok na sa kanyang silid. Talaga ho? Bata pa si Joanna, kayo na nagpalaki sa kanya? Hindi makapaniwala si Dennis sa ikinuwento ng alkalde. Oo, iho. Nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang pagsabog noon sa kasal nila, naiiwan si Joanna na sugatan din at ilang linggong walang malay sa ospital. At bilang alkalde ng bayan namin at kaibigang matalik ko rin ang kanyang ama, sinabi ko sa mga doktor na gawin ang lahat para siya magising at gumaling. So, nagising naman siya at ligtas na sa panganib. Yun nga lang, tulala siya. Hindi makausap. Masyado siyang natroma sa pagkawala ng mga magulang dahil nasaksihan niya ang pagkawala ng mga ito. Mayaman ang kanyang pamilya at maraming kabuhayan na iwan sa kanya. Pero dahil sa isang imbing katiwala ng kanyang ama, unti-unting naubos sa kabuhayan yun at nakamkam nila. Habang si Joanna tulala pa rin sa isang hospital na pinagdalhan ko sa kanya, pagkaraan ng may 6 na buwan nata, unti-unti na siyang nakaka-recover. Nakakausap na siya at nakakakilala. Iniuwi ko siya sa bahay namin at kinupkup namin mag-asawa. Itinuring ko siyang parang anak dahil nga bata pa siya at wala namang kaming anak. Nang ganap na siyang magaling,
Ipinagpatuloy niya pag-aaral hanggang makatapos sa kolehiyo. At noon naman nawala ang asawa ko. Malungkot ang buhay naming pareho. Pero dahil kaming dalawa ang magkasama sa bahay na to, kalaunan ay natagpuan namin ang sarili naming umiibig na pala sa isa't isa. And the rest was history. Nagkaunawaan kami na pakasal niya at bumuo ng bagong pamilya. Mataman lang na nakikinig si Dennis. Gusto niyang paniwalaan ang kwento ng alkalde. Pero kung nagmamahalan sila, bakit tinatangka ni Joanna na patayin ang taong ito? Yun ang katanungang naggungumitmit sa kanyang utak. Lalimpungatan si Dennis sa masuyong haplos sa kanyang pisngi. Joanna! Sigaw ng kanyang puso nang makilala ng kanyang balat ang pamilyar na hipo ng palad nito. Stop it! Gigil na dumilat ang binata at hinuli ang palad ni Joanna na nakaupo na naman sa gilid ng kanyang kama. Why? Hindi mo ba namimiss ang haplos ko? Malambing na tanong ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Pagigil na tanong ni Dennis habang sinisikap niyang supilin ang naguumalpas na namang damdamin. Kay bango ni Joanna, langhap na langhap niya ang mabangong shampoo at cologne na ginamit nito. Sigurado siya na wala na naman itong suot sa ilalim ng blouse na suot nito. Namimiss kita. Loko ka ba? Gigil na sabi ng binata. Oh, bakit nagagalit ka? Dahil ayokong sumama sa'yo? Dahil ayokong pakasal sa'yo? No, I really don't care kung ayaw mo. I hate you. Pinagmukha mo akong hangal. Ikaw palang hinahanap namin. Ano pang mababahong sikreto ang tinatago mo, ha? Napangiti si Joanna. Marami. At isa na roon ang sikretong pangako ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang amo mo. Tila nakakalokong sambit ng dalaga. At sa palagay mo ba papayag akong magawa mo yun? Talaga? At anong gagawin mo? Ako nang nakakaalam nun. So, bakit hindi mo pa ako sinuplong sa amo mo? Malambing ngunit may kalakip na panunodyo ang tinig na wika ni Joanna. Dahil wala akong sapat na ebidensya laban sa'yo. Gigil na wika ni Dennis. Bagamat pigil na pigil ang boses nito na makalikha ng ingay. Os, yun ba talaga ang dahilan mo? Patikislap ng mga mata ng dalaga ay may iba ng mensahe na nais iparating sa binata. At ano pa nga ba? Alam kong baliw na baliw siya sa'yo. At anumang sabihin ko, baka hindi niya paniwalaan. Well, mas gusto kong isipin na dahil... You still care for me? What? Are you crazy? At bakit naman ako magkikare sa'yo? May angil pa rin ang tinig ni Dennis. Pero hindi siya sigurado kung makukumbinsin niya ang dalaga na hindi nga siya nag-aalala para sa kaligtasan nito. Ikaw ang mas nakakaalam ng totoo, Dennis. Saka malambing na humawak sa kanyang dibdib. Lihim na napahingal ang binata. Ang palad nitong lumapat sa kanyang dibdib, may hatid yung init sa kanyang katawan. Kahit pa may pagitang damit ang mga balat nila. Deja vu. Ganito rin ang init na umalipin sa kanya nang unang gabing nakanig niya ito. At noong isang gabi, ang dalaga mismo pumasok sa silid na ito. Yeah, ako mas nakakaalam ng totoo. Sinikap ni Dennis na patatagin ang tinig. Kaya alam ko, wala na akong nadaramang anuman para sa'yo. At itong tatandaan mo. Ngayong alam ko na kung sinong hinahanap ko, hindi na ako mahihirapang patunayan yun kay Mayor Cervantes. Isang maling kilos mo lang, ibubuko na kita. Talaga? Magagawa mo yun sa babaeng kapag inaangkin mo. Para kang nahihibang sa kaligayahan. Hindi nakakibo si Dennis. Alam mo, kaya ako nandito, namimiss kita eh. Akala ko kasi matutuwa ka muli akong makapiling sa gabing to. Pagkawi ka nun, ay inilapat ni Joanna ang mga labi sa mga labi niya. Hindi kumilos si Dennis. Tiniis niya ang sarili upang huwag tugunin ang halik ng dalaga. Maya-maya ay kusang kumalas si Joanna. Nakahalata na nagtitimpi siya. Okay, akala ko kagaya ka pa rin ng dati na madaling tangayin. Siguro nga nabura na ang anumang damdamin mo para sa akin dahil sa mga natuklasan mo. Siguro nga talagang galit ka na sa akin. At dahil galit ka na pala sa akin, aalis na lang ako, ha? Tumayo na ang dalaga at bahagyang umatras palayo sa kama niya. Napalunok si Dennis. Nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Joanna.
na gusto na naman siyang makainiig sa gabing yun. At tila siya sinisilihan sa kung ano-ano ang antisipasyon na nabubuo sa kanyang imahinasyon. Ang magandang katawan ni Joanna, nakalatag sa kanyang kama. Masuyong hinahaplos, dinadama, sinasamba ng kanyang labi at palad. Goodbye, Dennis. Nagpatuloy sa paghakbang paatras ang dalaga. Sayang, ikaw talaga ang lalaking nais kong mahalin. Pero hindi pwede. Wala akong karapatan na gawin yun. Kaya siguro, tama lang na maputol ang kahibangan natin sa isa't isa. Paalam. Sa katuluyan na itong lumabas sa sliding door. Joanna. Napalunok na lang ang binata nang mawala na ito sa kanyang paningin. Lalong umantak ang panghihinayang sa kanyang puso na hindi nadamang muli ang init ang katawan ng dalaga. Ano ba kasing dahilan mo? Bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangan mong patayin ang taong nag-alaga at nagmalasakit sa iyo? At saan naman siya pupunta? Galit na galit si Mayor Cervantes nang malamang nawawala si Joanna. O sa mas tamang salita ay umalis ito. Sir, hindi talaga namin namalayan eh. Napapakamot sa ulong wika ng gwardiyang nakatalaga sa gate. Tonto! Inutil ka! Kaya ka nagbabantay sa gate para bantayan ang sinumang lalabas at papasok sa bahay na to, hindi ba? Oho! Nakikinig lang si Dennis sa pagkagalit ni Mayor Cervantes. Hindi niya malaman kung anong iisipin. Kaya pala pumasok siya sa silid ko. Talaga palang nagpapaalam siya. Bakit hindi ko siya pinigilan? Nasa na siya? Ganun na lang ang pag-aalalang sumapuso ni Dennis. Ngunit anumang panghihinayang ay wala ng halaga. Ang tanging nasa isip lang niya sa mga sandaling yun ay hanapin si Joanna. Alamin kung saan ito nagpunta. Pero saan nga ba siya magsisimula? Hindi ko ito maintindihan, Dennis. Bakit siya umalis? Sa makalawa na ang kasal namin. Intense na himutok ng alkalde habang sakay ito ng Ford Expedition patungo sa opisina nito sa munisipyo. Hindi ko rin alam, sir. Aswal na wika ni Dennis habang nagdadrive. Ang alam ko lang may koneksyon ang pag-alis niya sa pagtanggi ko sa kanya kagabi. Bulong ng puso ng binata. God, hanggang ngayon pinag-iisip niya ako. Paano ko haharapin ang mga bisitang dadalo sa kasal namin? Malaking kahihiyan ito. Baka naman ho, bumalik siya. Baka may pinuntahan lang siya. Sana nga, pero kung may pinuntahan lang siya, bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Bakit niya ako ginaganito? Wala nang may sagot ang binata. Hanggang makarating sa munisipyo ay mainit pa rin ang ulo ng alkalde. Habang si Dennis ay mas nasasaktan sa isiping tinikis niya kagabi si Joanna. Kasalanan ko ba yun? Mahal na mahal ko siya. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Pero bakit sa maling babae? Bakit? Mauna na ako sa office ko, Dennis. Doon mo na lang ipark ang sasakyan sa likod para hindi basta mapapasok o malalapitan ang kalaban. Mahirap na. Baka may makapaglagay ng bomba dyan. Oho. Balisan na naman si Dennis ng gabing yun. Biling baliktad siya sa higaan. Habang patingin-tingin sa sliding door na hinayaan niyang bukas. Joanna, ano kaya't mamaya kapag tulog na ako, pumasok ka dyan. Maupo ka ulit sa tabi ko at gisingin ako ng haplos mo. Siguro, mahigpit kitang yayakapin. Ikukulong sa mga bisig ko at hindi na hahayaang makaalis. Ilalayo na kita sa lugar na to, kay Mayor Cervantes. Dadalhin kita sa isang lugar na tayong dalawa lang. Sa lugar kung saan matuturuan kitang kalimutan ang galit sa lalaki pakakasalan mo sana. Mariin siyang pumikit para makatulog, ngunit lalong naging mailap ang antok. Sa huli, natagpuan ni Dennis ang sarili na nasa loob ng silid na dati ay ginagamit ni Joanna. Wala na sa cabinet ang mga damit ng dalaga, pati na ang iba pang gamit. Ang malambot na kama ay inalisan na ng sapin at tinakpan ng puting tela upang huwag dumumi. Hinakot niya ang lahat ng kanyang damit sa isang gabi lang. Bigla niyang naisip, konti lang ba ang damit at gamit niya? May kung anong hinala na pumasok sa kanyang isip, pero hindi yun ganap na mabuo kaya inignora na lang niya. Mataman pa rin pinagmasdan ng binata ang kabuuan ng silid. Pagkuway tinungo niya ang banyo, tahimik na tahimik roon.
Pero pakiwari ni Dennis, naroon ang presensya ni Joanna. Maya-maya ay lumabas na siya ng banyo. Akmang patungo na sa sliding door nang may mahagip ang kanyang paningin sa ilalim ng tokador. Ano yun? Maliit na libro? Bumalik na siya sa kanyang silid at doon ay marahang binuklat ang maliit na libro. Shucks, diary to ah. At kay Joanna to. Napalunok si Dennis. Isa lang ang ibig sabihin nun. Posibleng may mga lihim si Joanna na nakasaad sa diary na yun. Agad niyang binasa ang libro. Nagimbal ako sa malakas na pagsabo. Ang huli kong nakita ay ang katawan ng mga magulang ko. Ani mo, wala na talaga mga buhay. Kasunod nun ay nawalan ako ng malay. Sa ospital na ako nagmulat ng mga mata. Parang ang tagal kong nakatulog. Parang ang layo ng nilakbay ko. Gusto kong magsalita, pero hindi ko magawa. Naririnig ko ang usapan nila, pero hindi ko magawang sumali sa usapan nila. Matagal bago ako nakarecover. At si Mayor Cervantes, siya ang laging nasa tabi ko. Nang ganap na akong magaling, iniuwi niya ako sa bahay nila at kinupkop nilang mag-asawa. Itinuring akong parang anak. Nang ganap na akong magaling, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral hanggang makatapos sa kolehiyo. At noon naman nawala ang asawa ni Mayor. Nalungkot ako dahil minahal ko rin naman si Mama Olivia. Awang-awa ko kay Mayor. Alam ko malungkot siya. Pero ang natuklasan ko sa pagkatao niya, ang nagpabago ng pagtingin ko sa kanya. Isang gabi, narinig kong kausap niya sa library si Attorney Justo, ang abogado ng papa ko. Nag-aalala sila na baka kapag naisipan kong habulin ang malaking kayamanan ng mga magulang ko, magkaroon pa sila ng problema. Narinig kong nagsuggest si Attorney. Kung ganun daw, bakit hindi na lang ako patayin na kagaya ng ginawa nila kina Mama at Papa? Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa mga sandaling yun. Di yata'y may kinalaman si Mayor sa pagkawala ng mga magulang ko. Right there and then, gusto kong sugurin ang mga sukam. Pero tinimpi ko ang sarili ko. Hindi ako dapat magpakabigla. Nagpatuloy ako sa pakikinig. At nalaman ko na kaya nakaisip na ganun si Mayor ay dahil bagsak na ang kabuhayan nila at malaki ang utang niya sa mga magulang ko. Kailangan magbayad ang misana. Kailangan kong lilangin ang mga sukab. Mula noon nagplano na ako. Hindi dapat makahalata si Mayor na may alam na ako. At hindi dapat matuloy ang plano nila na iligpit ako. Inakit ko siya. Kinapalan ko ang mukha sa pagsasabi sa kanya na mahal ko na yata siya. Hindi bilang ama, kundi bilang isang lalaki. Naniwala ang sukab. Nagbago ang plano niya. Hindi na lang ako papatayin. Gagawin na lang akong asawa niya. 2 ibon sa 1 putok. Maangkin na niya ako. Wala pang problema sa malaking kayamanan na naiwan ng mga magulang ko. Sakali mang maghabol ako, magiging conjugal na namin yun. Paniwalang paniwala ang ulol. At habang naghahanda kami sa aming kasal, naghanda rin ako. Kung saan-saan ako nag-training, nagpalakas, nag-aral kung paano gumamit ng armas. Nag-aral ng karate at kung ano-ano pang panlaban sa lakas ng isang lalaki. At nang handa na ako, nagplano na ako. Pero isang lalaki ang nakilala ko. Kabaliwan o ano paman, hinayaan kong angkinin niya ako ng gabing yun. Hindi ko alam pero wala akong pinagsisihan sa ginawa ko. Kailanman ay hindi ko yun itinuturing na kahalayan. Dahil nang lumaon, isang bagay ang natiyak ko. Kaya nagawa ko yun ng walang pag-alinlangan. Sa unang pagkakataon pa lang na nagtama ang mga mata namin, minahal ko na siya. Pero ano man ang nararamdaman ko para sa kanya, kailangan kong supilin. Ang buhay ko ay nakalaan na para sa pagtupad sa pangako ko sa aking mga magulang na ipaghihiganti ang kanilang kamatayan sa kamay ng sukab na si David Cervantes. Gayunpaman, kinunsinti ko ang sarili ko na muli siyang makaniig nang muli kami magkita. Walang kahulilip na kaligayahan ang ipinalasap niya sa akin. Mahal na mahal ko siya at damakong mahal din niya ako. Pero hanggang doon lang yun, hindi kami maaari. At ang masakit pa, siya pa ang unang nakatuklas ng lihim ko. Pero alam ko, hindi niya ako magagawang ipagkanulo.
Pero ayokong magbaka sakaling. Kailangan gawin ko ng mas mabilis sa mga plano ko. Ngayong gabi, tatapusin ko na si Mayor Cervantes. Sisiguruhin ko na mauubos ang bala ng armas sa kanyang ulo. Pero bago yon, magpapaalam muna ako sa lalaking mahal ko. Sa huling sandali, ano man ang mangyari sa akin, at least nagkausap kami. Marahang isinara ni Dennis ang hawak na diary. Ako. Akong tinutukoy niya. Mahal din niya ako. Pero nasaan siya? Kung sinabi niya rito sa diary, namamadaliin niya ang pagkawala ni Mayor Cervantes, bakit buhay pa rin ito at siya ang nawawala? Malalim na napaisip si Dennis. Oh my God! Ibig sabihin na, shucks! Pinigil niya ang sarili sa hinalang pumasok sa isip. Pero kahit na anong gawin ng binata, lalo siyang nabahala. May inililihim si Mayor Cervantes. Posibleng nabigo si Joanna sa kanyang balak at... Oh no! God no! Ngunit kahit na anong pagtanggi ng isip ni Dennis, hindi na mababago yun ang kanyang hinala. Kailangan kong magmanman. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hayop ka talaga, Mayor Cervantes. Kapag may ginawa kang masama kay Joanna, sa mga kamay ko, mauutas ang buhay mo. Ngit-ngit na nakuyom na lang ng binata ang kamao. Maya-maya ay naulunigan ni Dennis ang mga yabag sa labas ng kanyang silid. Nang sumilip siya ay naabot pa ng kanyang tingin ang pababa ng hagdan na si Mayor Cervantes. Nakabihis ito at sa ibaba ay naghihintay ang ilang piling tauhan. Sigurado kayo? Nahuli niyo na babaeng yon? Oho, Mayor. Dinala namin sa bodega sa labas ng bayan para siguradong walang sabit. Good. Anong itsura? Sinakdan ba niyo? Hindi, boss. Kami ngang nasaktan ng manlaban. Pero mabuti na lang at natutukan ko kaagad ng armas kaya nahuli namin. Sige, gusto ko siyang makita. Halina kayo! Umalis ang alkalde kasama ang mga bodyguard nito. Bakit hindi ako sinama? Lalong nabuo ang hinala sa isip ni Dennis na may inililihim ang binabantayang alkalde. Akala mo ba'y habang buhay mo ako mapaglilinlangan ha, Joanna? Nakangising wika ni Mayor Cervantes. Buhat sa pagkakayo ko ay nagtaas na mukha si Joanna. Mabalasik ang titig niya sa kinamumuhi ang tao. Alam ko, hindi talaga mangyayari yon. Kaya nga kagabi, bala ko na talagang tapusin ang walang kwentang buhay mo. Malas nga lang, nakaligtas ka pa. At nakilala mo ko. Pero huwag kang pakakasiguro. Ang mga taong kagaya mo, may paglalagyan na sa impyerno. Malakas na halakhak ang tugon nito. Kung mayroon man, hindi pa siguro ngayon. At kung ang nasa isip mo ay makakalaya ka pa sa pagkakatali mo, huwag ka nang mag-abala. Ngayong narito na ako, isang bagay lang ang titiyakin ko sa'yo. Hindi ka na makakalabas ng bodegang ito ng buhay. Pero bago yun, gagawin ko muna sa'yo ang bagay na noon ko pa gustong gawin. Naging malisyoso at punong-puno ng pagnanasa ang kislap ng mga mata nito. At pagkatapos ko sa'yo, ipapasa naman kita sa mga tauhan ko. Tiyak na matutuwa sila, hindi ba? Noon pa sila naglalaway sa kagandahan mo. Alam mo ba yun, ha? Hayop ka! Mamamatay na muna ako bago mo magawa yun! Muli ay malakas na halakhak ng mayor. Pasunod noon ay isang malakas na pagsabog mula sa labas ng bodega. Ano yun? Tingnan nyo! Galit na utos ng alkalde sa mga tauhang nakapalibot sa kanila. Yes, sir! Kanya-kanya ngang takbuhan ng mga ito palabas. Naiwan sina David at Joanna. Mukhang may kasama kang dumating para iligtas ka. Pero malas mo lang, titiyakin ko na ngayon na patay ka na. Sabay tutok ng armas sa noon niya. Sige, tuloy mo! Napalingon ang lalaki sa pinanggalingan ng tinig at mahinang klik ng ikinasang armas. Sumalubong sa mukha nito ang dulo ng armas na hawak ni Dennis. Dennis, iho, anong ginagawa mo rito? Alang nga ninangiti ni David. Sinundan ka para malaman kung gaano kasamang tao ang pinoprotektahan ko. Ano bang pinagsasabi mo? Si Joanna. Siya ang nagtangka sa buhay ko. Siya ang... Alam ko. Noon ko pa alam yon. Ano? At wala ka man lang ginawa? Hindi ko kayang ipahamak ang babaeng mahal ko. Sabay agaw sa hawak nitong armas, sabay pokpok sa batok. Nalugmok ito sa lapag.
Dennis, kalagan mo ako. Agad nga ang kinalagan ni Dennis ang dalaga. Oh, Dennis, kailangan natin makalis dito. Dito tayo sa likod. Patakbo nilang tinungo ang maliit na pinto na pinasukan kanina ni Dennis. Halikan, nandun ang kotse sa damuhan. Kainis, nakatakas ang bihag. Si Mayor! Doon sa may likod, dumaan! Narinig nila ang kaingayang yun, kaya lalo silang nagmadali sa pagtakbo patungo sa kotse ni Dennis. Umaangil ang kotse ng binata nang umarangkada yun, paahon sa kinakukublihang talahiban. Halos lumundag na yon sa gutter ng kalsada nang pilitin itong irampa sa semento ang sasakyan. Wear your seatbelt, Joanna. Oo. Ilang sandali pa, matinding habulan ang naganap sa bahaging yon ng liblib na kalsada. Hindi papayag ang mga tauhan ng mayor na makatakas sila. Pero lalong hindi papayag si Dennis na mabawi sa kanya ng mga ito si Joanna, ang babaeng pinakamamahal. Hindi makapaniwala si Agaton sa narinig na kwento ng pamangkin mula sa kabilang linya. Uncle? Untag ni Dennis nang walang makamit na sagot mula rito. Yeah, I'm listening. Mahirap yung pinasok mo. Nilabag mo na ang code of ethics ng isang closing security. Tinulungan mo pang makatakas ang... Uncle, I don't care kung ano man ang nilabag ko. Wala akong pinagsisisihan. Hindi ako pwedeng mangalaga sa isang taong sukab at kriminal. At ano man ang binalak ni Joanna laban sa hayop na yon, wala naman silang katibayan dahil hindi niya nagawa. Ako lang at ikaw nakakaalam nun. Pero ang kasalanan niya sa pamilya ni Joanna, nagsusumigaw na makakuha ng katarungan. Ilang sandaling hindi nakahuma si Agaton. Okay, ganito na lang. Magtago muna kayo ha. Magsasagawa ako ng investigasyon sa bagay na sinabi mo. Talaga? Of course, pwede ba naman kitang pabayaan? So bahala ka na sa kanya, okay? Thank you, Uncle. Nang i-off na ni Dennis ang kanyang cellphone, ay mataman niyang tinitigan si Joanna na mahimbing na natutulog sa kama. Naroon sila sa isang drive-in sa labas ng lungsod kung saan sila pansamantalang nagkanlong. Marahang naupo sa gilid ng kama si Dennis, saka sinuyo ng haplos ang magandang mukha ng dalaga. Dennis, naalimpungatan si Joanna. Sorry, wala akong balak na gisingin ka. Matulog ka pa. Umayos ng upo ang dalaga. Nakatawag ka na sa uncle mo? Oo, huwag ka mag-alala. Siya lang ang nag-iisang tao na makakatulong sa atin para magkaroon ng katarungan ang pagkawala ng mga magulang mo. Talaga? Do you trust me? Oo naman. Then consider it solved. Alam na ni uncle ang gagawin niya. Isa pa, wala ka pa namang pananagutan sa batas dahil wala ka pang nagagawang krimen. Wala siyang ebidensya. Pero sa kanya, marami tayong maihaharap na ebidensya. Ganon? Ganon. Hindi kumibo ang dalaga. Joanna. Ha? Will you marry me? Dennis. Forget everything. Kalimutan mo na ang paghigante. May gagawa nun para sa'yo. Sa malinis na paraan. Please? Napalunok si Joanna pagkuway mataman niyang tinitigan ang mukha ng binata. Joanna, will you marry me? Ngumiti ang dalaga. Sige. Oh, Joanna, salamat. Mahigpit nitong nayakap ang dalaga pagkuway naglapat ang mga labi nila. At alam ni Joanna, nakatakda nang magkaroon ng katarungan ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nakulong na nga ang may sala sa kanyang mga magulang. At nakamit niya ang kanyang mana. At si Dennis, ito naman ang magiging daan para siya tuluyang lumigaya. Alam niya, hindi siya pababayaan ito. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Joanna at Dennis na pinamagatang The Protector. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa story nito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod pang love story na aming ihahandog sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.